Prologue. Last 10 seconds. Rinig kong sigaw dahil countdown na. Malapit na. Tuwang-tuwa niyang saad habang nakatingin sa buwan na siyang nagpapaliwanag sa madilim na gabi. 9. Tingnan mo ang kalangitan, Claire. Ang ganda-ganda ng buwan. Masayang mungkahi niya habang nakaturo pa sa buwan. Pinagmamasdan ko siya lalong-lalo na ang maamo niyang mukha at hindi ko maiwasan maging emosyonal. 8. Excited na ako. Rinig kong sabi niya. 7. I love you. Hindi ko maiwasan ang mangilid ang luha. 6. I'm so blessed to have you back. I really am. Nakita ko ang titig na titig niyang mata sa akin. Do you love me too? Tanong niya. Claire. Tawag niya sa akin. I love you, Claire. Anito. I love you in every way possible. Titig na titig ito sa aking mga mata. Mas lalo akong binalot ng emosyon. 1. Happy New Year. Masayang sigawan ng lahat. I love you, Lennox. Sinadya kong sumabay sa sigawan ng mga tao para hindi niya ako marinig. More than you know. Habol kong bulong. Ano yon? May sinabi ka ba? Anito at inilapit ang labi sa tainga ko para marinig ko siya. Marahan akong umiling at kasabay noon ang pagbagsak ng aking luha. Sure. Ngiti niyang tanong. Tumango lang ako habang pilit na nakangiti sa kanya. Happy New Year, Claire. He said in gratification. Happy New Year. Tipid na ngiti kong saad habang pinagmamasdan siyang panoorin ang fireworks display. I saw happiness. Genuine happiness deep down in his eyes the way he watched the display. The way he looked at me and everything. But in me. It all feels so heavy. I don't have the courage to look at him in the eyes with a straight face. I can't look at him without escaping a teardrop. God, it's Lennox. Bulong ko. Part 1. Naglalakad na kami ni Sandra pabalik ng classroom dahil galing kami sa canteen para bumili ng bottled water. Katatapos lang namin mag-decorate ng room dahil ngayong araw ay araw ng mga puso. Kadalasan kapag may ganitong okasyon ay may mga events at paeklabo ang school. Kagaya ngayong araw. Ang daming ganap. At tuwing may connect sa mga designing ay lagi kaming natotoka ni Sandra sa pagdidisenyo. We also joined the club. The Event Organization Club. Its purpose is to organize any social events. Nang papasok na dapat kami ni Sandra sa loob ng aming room ay may humawak sa aking papulsuhan dahilan para mapalingon ako sa may likha nun. Tumambad sa akin ang isang babae at isang lalaki. May badge sila sa kanilang right collar na nangangahulugang sila ikabilang sa student council. I'm so sorry, ma'am. Just doing our assigned task. Sabi ng babaeng SC na nagngangalan na Mavi at tinakpan ng piring ang aking mata. Wait. Saan inyo ako dadalhin? Nagpapanik kong tanong. Naramdaman kong inalis niya mula sa kamay ko ang bottled water na binili ko. Nasa listahan po ang pangalan niyo sa blind date. Rinig kong sagot ni Mavi. Sino ang may pakulo nito? Rinig kong suhestyon naman ni Sandra. Tons of students sign up for this and you're asking us who the hell came up with it. Obviously. This is a blind date. Use your common sense. Rinig ko namang sagot nung kasama ni Mavi na SC. Ang taray. Paanong pumasa na SC ito ang sama ng ugali? Reklamo ni Sandra. Narinig ko na lang na humingi ng pasensya si Mavi at inalalayan na lang ako. Hoy. Saan niyo sabi dadalhin ang kaibigan ko? Rinig kong sigaw ni Sandra sa mga SC officers na humahatak sa akin ngayon. Good God. Why am I even here? Rinig kong sabi ng kasama ni Mavi. Pagod kami sa pagde-decorate. Animina. I'm so sorry. We can't disobey the rule of our booth. Rinig kong sagot ni Mavi. I feel like I have to say this. I don't care your freaking booth. Tigilan niyo. Rinig kong awat ni Sandra. Nanatiling nakapiring ang aking mata. It's okay, Mina. Just wait for me. I'll be back. Narinig ko naman na tumigil na si Sandra sa kanyang pag-awat sa mga humahatak sa akin. We're supposed to be resting.
Huling rinig ko na singhal ni Sandra. How long will this take? Boring kong tanong sa dalawang SC na nakahawak sa aking papulsuhan para i-guide ako sa aking dadaanan. 15 to 20 minutes lang sa tingin ko. Rinig kong sagot ng babaeng SC officer. May naririnig din akong mga footsteps na naglalakad sa hallway kagaya namin. May ilan akong naririnig na nagkikwentuhan, but I decided not to eavesdrop. Hindi na ako kumibo pagkatapos noon at narinig ko ang pagpihit ng doorknob at ang pagbukas ng pinto. Naglakad lang ng ilang step papasok at sa wakas ay tinanggal na nila ang piring na nakaharang sa aking mata. Mukhang nasa loob na ako ng kanilang booth. Tumambad sa akin ang madilim na kwarto. Kung hindi pa nakabukas ang pinto, ay hindi naman magkakaroon ng liwanag ang kwartong ito. Nahaharangan ng dark red na kurtina ang bintana, dahilan para walang makapasok na liwanag na nagmumula sa labas. Narinig ko ang pagsara ng pinto, at kasabay din ng pagsarang iyon ang pagbukas ng ilaw sa silid na ito. Malamig ang buong silid dulot ng nakabukas na aircon. Inilibot ko ang aking paningin at nakitang may mga disenyo ng heart sa naturang whiteboard. Mayroon din na may yarn at nakahang sa kisami na mga puso. Nagkalat din sa pader ang mga puso na disenyo maging ang mga rosas. May mga names pa na nakalantad sa whiteboard. In this room, everything is red and full of hearts and roses as well. I could say that love is in the air. Kakaumay naman. Matapos kong ilibot ang aking mata sa kapaligiran ay napagdesisyonan ko rin na umupo na dahil kanina pa akong pagod mula sa pagdedecorate at hindi man lang ako nakainom ng tubig na binili ko. Ipinatong ko ang aking kaliwang tuhod sa kanan kong tuhod habang inirest ang aking mga kamay sa armchair na kinaupuan ko. At sa aking pag-upo ay siyang pagpatay ng mga ilaw. Hindi naman ako nagulat dahil hindi naman ako magugulatin. Akala ko'y brown out ngunit kasabay sa pagpatay ng ilaw ang pagbukas ng pinto, kaya naman agad akong nasilaw sa liwanag na nagmumula ron. Itinambad nito ang isang lalaking nakapiring pa ang mata. Unang napansin ko sa kanya ay ang estilo ng kanyang buhok. Well groomed. Sunod ang magandang pananamit na porma nito. Mukhang nagla-light workout din siya at may katangkaran din. Nang mag-side view ito ay nakita ko ang ilong at labi nito. He doesn't look familiar to me or he does. Sinimulan na ngang tanggalin ng isa sa officer ang piring na nakalagay sa mata ng lalaking nasa harap ko at tinulak ito ng may kalakasan para makapasok sa kwarto. Tuluyan ko nang nakita ang buong mukha niya. Pagkatapos nun ay lumabas na ang SCE sa silid na ito. Hindi na muling nagbukas ang ilaw ng silid na ito. Hindi kagaya kanina nang dumating ako. Nakaupo na rin ang lalaking dinala sa upuang kaharap ko. Dude, padalhan mo ako ng sulat ha. Rinig kong sigaw na tinig ng isang lalaki mula sa labas. Hindi yon SC officer, panigurado. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa nitong lalaking kaharap ko. Mapapatay kita paglabas ko. Pahabol nito. Kuya, please, maghintay na lang po tayo rito. Rinig kong awat ng iba pang SC na nakabantay sa labas. Hi. Whoever I'll be dating today. Masiglang bati ng lalaking kaharap ko. May kasama ba ako rito? Tanong niya. Nanatili akong tahimik. Hello. Mas malakas ang boses niya kaysa kanina. Parang ang nasa haunted house siya na inaalam kung may ibang tao ba. Gagi. Sayang ang 20 pesos ko ah. Bogus pala ito. Anito sa sarili. Tumayo siya sa pagkakaupo at lumakad palapit sa pinto. Paano ko nalaman kahit madilim? Kumatok kasi siya sa pinaglabasan ng SC officer dahil kita ko ang shadow niya ron at nagsisigaw ng kanyang reklamo. Nagreply naman sila na narito raw ako sa loob. You did set this up. Unang mungkahi ko. Kita ko ang mabilis na paglingon niya sa direksyon ko. Naroon pa rin siya sa pinto. Walang naglakas ng loob sino man na gumanto sa akin. Siya lang. It wasn't a happy first time experience. Now that I remember. Kilala ko ang lalaking ito sa mukha. Hindi sa pangalan. According to most of the girls in this campus. Heartthrob daw siya. Nariyan ka lang pala. Chill. Huwag kang magalit. Pagpapakalma nito. Stop wasting my time. I should be resting right now. Ipinag-cross ko ang aking mga braso habang nananatiling magkapatong ang aking mga tuhod.
I have a broad shoulder. Rest ka na lang sa balikat ko. Open arms naman ako. An ito. Oh God. Oh my dear God. Big yak. Excuse me. I have no time to deal with something not worthy of my time like this. Diretso ko. Nilakasan ko rin ang boses ko para marinig din sa labas. Unti-unti nang nangungunot ang kilay ko sa inis. I'm Lennox. And you are? Rinig ko ang galak sa kanyang tono. Binaliwala ang sinabi ko. As if you don't know who am I. Pagtataray ko. But to be honest, ayoko ng kafling. Nice to meet you. As if you don't know who am I. Anito na tila nang iinis. Doon na bumukas ang ilaw. Tuluyan ko nang nakita ang buo niyang mukha. Karagdagan sa structure ng kanyang itsura ay ang mapungay nitong mata. Nakita kong nakalahad ang kanyang kamay sa akin matapos kong kumpletuhin ang pagpasada ng paningin sa kabuuan ng kanyang mukha. Hindi ko tinanggap ang kanyang palad na nakalahad. Taray mo naman girl. Tila nagboses bakla ito kaya agad akong napatingin sa kanya habang nakangiwi. Ang suplada pero maganda. An ito. Binawi na niya ang kanyang kamay na hindi ko inabot. Hindi pa ba ako pwedeng lumabas? Sigaw ko para marinig ako sa labas. 17 minutes left more. I'm really sorry, Miss Mendez. Tinig na narinig ko mula sa labas. I don't feel so good. Let me out, please. Pagmamakaawa ko na sigaw. Mendez. Ikaw pala ang anak ni Mr. Mendez. Rinig ko ang gulat sa tinig ng lalaking kaharap ko. God. Nonsense when he speaks. What's up with this dude? Are you dumb? Alangan anak ako ng nanay mo. Inis kong tanong. It's nice to meet you. Humugis ang isang malawak na ngiti mula sa kanyang labi. The feeling's not mutual. Inis kong sagot at inirapan ito. Tinanggal ko ang pagkakakrus ng aking mga braso at itinukod ang isa kong siko sa armchair at humawak sa aking sintido habang pasimpleng minamasahe yon at bahagyang naniningkit ang mata. Masakit ang ulo mo. Ayos ka lang ba? Nahihilo ka ba? Mabilis na tanong nitong lalaking kaharap ko. I can't deny the fact na sumakit lalo ang ulo ko nang makausap ko siya. The answer's yes because you're bothering me. And I'm tired from decorating for almost half of the campus facilities. Asar kong sagot. Mga officers. I guess we have some problem here. May masakit ata kay Miss Mendez. Sigaw ni Lennox. Tumayo pa siya mula sa pagkakaupo niya mula sa kanyang pwesto. Sinabi ko naman na kasing pagod kami. Tabirian. Narinig ko ang tinig ni Sandra sa labas. Mabilis na bumukas ang pinto na parabang dinamba at nakarinig ako ng mabibilis na yabag patungo sa aking pwesto. Ayos ka lang ba? Tumingin ako sa nagsalita sa aking gilid at nakita ko si Sandra. Mabilis ko siyang kinindatan ng patago indikasyon na sumakay siya sa ginagawa ko. Mukha namang nagets niya dahil mula sa nangungunot na kilay ay medyo tumuwid ito. I'll take her to the infirmary. Voluntaryo ni Mina. Let us come with. I can take care of her. And don't you even try following us. Tila bumalik sa galit na tono si Sandra at sinabi yon sa mga SC officers. Among them. I no longer see the two officers who dragged me here. I'm sorry, Claire. We shouldn't have dragged you here knowing that you almost decorated half of the school buildings. Tila seryosong paghingi ng tawad ng isa sa SC officer na kasama namin ngayon. It's okay. Need lang mamahinga. Walang buhay kong sagot sa kanila. Short background. Kilala ako sa campus dahil sa father ko. He loves donating at maraming campus ang nakikinabang sa mga donations niya. Tumayo naman ako mula sa aking pagkakaupo at naramdaman ko ang pag-angkla ng kamay ni Sandra sa aking braso. I'll come with you. This is once on me. This is my fault. Rinig kong singit ng Lennox na yon. You don't. Iling ko. No need. Just stay away from me. Sagot ko rito at ako na ang pasimpleng humatak kay Sandra. Please? Sigaw ko sa kanya nang magtangka na sumunod ito.
Tuluyan ko nang hinatak palabas si Sandra at bumungad sa amin ang mga nagkukumpulan na estudyante na nakikichismis dito. Pogi nun girl. Rinig kong bulong sa akin ng kaibigan ko matapos namin makalayo sa silid na yon. Makulit. Si Sandra. Nagtago kami ni Mina dito sa garden. Sa loob pa rin ng campus. Sobrang kulit. Nakakairita. Turan ko habang naglalakad ng back and forth. Napahinto ako para lang sabihin yon at nagpatuloy sa ginagawa ko. Ikiniwento ko kasi sa kanya ang pangyayari sa loob ng booth na yon. Pero ang gwapo niya ah. Komento ni Sandra. Inirapan ko naman ito. Aanhin ko ang gwapo kung pasasakitin lang ang ulo ko. Dagdag ko. You know what? Para magkaroon ka ng silbi, ibili mo pa ako ng bottled water. Uhaw na ako. Tugon ko at napaupo na rin sa tabi niya. Sakit mo naman. Pasalamat ka at kaibigan mo ako. Hintayin mo ako rito. Ani Sandra bago na pagdesisyonang umalis na. Nakaupo lang ako dito sa gilid dahil nga nagtatago ako at baka pag nakita ako ng isa sa mga SC officer ay ibalik ako sa loob ng kanilang booth. Knowing na pawang kasinungalingan ang pinaggagawa ko. Agad akong nataranta nang narinig kong may papalapit na boses sa kinatataguan ko dahil hindi si Sandra yon. Crystal. Hey. Do you hear me? Teka. How's my voice? Is it clear? I did my best na sipatin dito sa damuhan kung nasaan ako kung sino yon. Okay. Buntong hininga nito. Crystal, I think we should break up. Nasilip ko na ng tuluyan kung saan ito nakapwesto. Mukhang pinagpatayan siya ng tawag ng kanyang kausap. Crystal, hello. Anito bago seryosong ibinulsa ang phone at marahan na naglakad paalis. Mukhang nakipag-break siya sa kanyang girlfriend dahil sinabi niya ang we should break up. What a common reasonings when somebody fell out of love. Pinagmasdan ko itong maglakad paalis ng garden. Salamat at hindi niya ako nakita mula sa pinagtataguan ko. Ang pag-alis nito ay siyang pagdating ni Sandra. Hinihingal pa ito. Nakita ko yung pogi na nakasama mo sa loob ng booth na galing dito kaya nagtatakbo ako pabalik. Nakita ka ba? Mabilis na pahayag niya. Liit ng mundo ano? Hindi. Pero parang may something yung Lennox na yan. Sabi ko kay Sandra habang nakatingin sa daan kung saan naglakad ang Lennox na yon. And I don't like it. Ano namang something yun girl? Tanong niya. I'll figure it out. Seryosong sagot ko at nakita kong binuksan niya ang bottled water na hawak niya at saka uminom doon. Hoy, sa akin yan. Suway ko sa kanya at napatigil sa pag-inom ng maalalang pinabili ko lamang siya ng kanyang hawak. Sorry na. Napagod ako sa pagtakbo. O ito. Bigay niya sa akin. Nakalahati na naman niya ang laman ng bote. Pukpuk ko pa sa'yo yan. Nahiya ka pa. Hindi mo pa inubos. Dinampot ko yon sa kanyang kamay. Ininom ko na lamang yon at tumayo na mula sa aking pagkakaupo. Brutal kahit kailan. Anya at inirapan ako. Balik na tayo sa room. Yaya ko sa aking kaibigan. Pagbabaliwala sa kanyang sinabi na agad naman siyang tumango sa suggestion ko. Bumalik na kami sa room at sinigurado na ni Sandra na hindi ako mahahatak sa panibagong booth. Ilang oras lang ang nakalipas at uwian na at palabas na kami ngayon ng campus ni Sandra. Nakita ko ang usual na spot ni Briggs. Ang driver ko. Nakatayo siya sa labas ng kotse at nakasuot ng kanyang formal uniform habang nakasandal sa kotse at nakakrus ang mga braso. Ayon si Briggs. Turo ko kay Sandra na inililibot din ang paningin para makita ang aking formal driver. Nahired si Briggs kahit nasa 19 lamang ang kanyang edad. Dahil ayon sa kanyang kwento ay pinalayas siya ng kanyang sariling magulang mula sa kanilang tahanan. At dahil din sa kakapusan ay nahinto siya ng kanyang pag-aaral at napilitan maghanap buhay sa murang edad. Walo silang magkakapatid at ang mga nauna niyang kapatid na tumuntong na sa 20 anyos ay pinalayas din daw. Mukhang nakagawian na ng kanyang magulang na palayasin ang anak kapag tumuntong na sa 19 o 20 anyos ang kanilang anak. Sino nga ba ang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng magulang nila to simply abandon their own children at the young age? Dahil sa nangyari.
Wala raw ibang choice si Briggs kundi umalis sa kanilang pamamahay at simulang itaguyod ang sarili. Ibinalik ko na ang wisyo ko at tumingin kay Sandra. Pasabay ulit. Tila nagpa-PIS pa si Sandra. Hindi pa kiusap yon kundi declaration. Napasapo na lang ako sa aking ulo. Sa pagkakaalam ko kasi ay may gusto siya sa aking formal driver. Wala naman akong magagawa. Welcome ka naman lagi. Maikling sabi ko sa kanya at naglakad na kami palapit kay Briggs. Good afternoon, ma'am. Bati nito sa akin. Tinanguan ko naman ito. Hello, Briggs. Ani Sandra nang hindi siya batiin ng driver ko. Tango ang naging sagot sa kanya ni Briggs at tumalikod na. Pinagbuksan na ako ng pinto ni Briggs. Agad naman akong pumasok doon at nagpasalamat sa kanya. Kasunod ko naman si Sandra. Nakita ko kung paano kiligin si Sandra habang nakatitig sa driver kong papasok pa lang sa driver seat. Kinikilig sa cold treatment. Ganyan ka ba magkagusto? Tanong ko na sinamaan naman niya ako ng tingin. Tuluyan na ngang nakapasok sa driver seat si Briggs. Ihatid muna natin si Sandra. Sabi ko kay Briggs. On it, ma'am. Masigla nitong sagot. Dinampot ko na lamang ang aking cellphone at napagdesisyonan na mag-online pagkatapos ng aming pag-uusap ni Briggs. Pagbukas ko sa aking data ay nag-notif sa notification bar na may nag-add. It's Lennox Delgado. Now that I recall it. It's been days na pala simula nang nangungulit sa friend request ko ang lalaking ito. Kaya pala pamilyar. Sus naman. Hindi mo ba ako lulubayan? Inalis ko ang tingin ko sa cellphone at nalipat ng tingin kay Sandra na pasimpleng sinusulyapan ang aking formal driver. Siniko ko siya dahilan para samaan niya ako ng tingin dahil sa pag-istorbo ko sa kanyang ginagawa. Inilahad ko naman ang screen ng cellphone ko at pinakita ang notification bar. Lennox Delgado. Oh, sino ba yan? Tila mataray nitong saad. Istorbo ka eh. Habol niya. Stop mo nga. Suggestion niya. Gaga. Yan yung kanina sa booth. Sabi ko rito at ini-off ang data pagkatapos ay itinago na muli ang aking cellphone. Type na type ka ha. Grab mo na at pogi naman. Komento ni Sandra. Those who have pretty faces are most likely to be the very person that will definitely go and break your heart. Tugon ko at napahugot ng malalim na buntong hininga. The deceiving one. Habol ko. Doubt it. Kontra ni Sandra habang mainit na nakatingin kay Briggs. Napailing na lang ako. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay ni Sandra at bumaba na ito. Ngiting-ngiti pa siyang nagpasalamat sa aking driver. Wala na po ba kayong ibang pupuntahan? Ma'am. Tanong ng aking driver at sinulyapan ako sa rearview mirror. Diretso na tayong bahay. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang aming tahanan. Pinagbukas lang kami ng gate ni Manang Riza. Ang aming katulong na matagal na. Lumabas na ako sa kotse at hindi na hinintay na pagbuksan pa ako ng pinto ni Briggs dahil kaya ko naman. Dumiretso na ako sa salas at nagulat pa ako nang makitang magkatabi sina Mami at Daddy sa sofa habang may nakatalikod na bisita. Naagaw ang atensyon nina Mommy at Daddy nang mabaling ang tingin sa akin. Sabay silang napatayo mula sa pagkakaupo. Anak. Masiglang bati nilang dalawa. Tumayo na ang lalaking nakatalikod at dahan-dahan itong humarap ng direksyon sa akin. Agad namilog ang mata ko dahil nakilala ko ang kabuuan niya. What in the world are you doing here in my house? Galit kong sigaw. Anak. Kilala mo itong gwapong binatilyong ito? Tanong ni Mami. The annoying man. Inis kong bulong. Ha, tanong ni Mami. Nothing, Mama. Puwersa kong ngiti. He introduced himself to us. His name is Lennox. Pakilala ni Mami sa kaharap ko ngayon na lalaki. Agad nagsalubong ang kilay ko at tinignan ito mula ulo hanggang paa. Paano mong nalaman ang address ko? May diin at galit kong tanong. Ang tanging sagot nito ay pagngiti. Gusto kong dakutin ang mukha niya. May dala pa itong isang buket ng bulaklak na naging dahilan para lalong uminit ang ulo ko at magsalubong ang kilay ko. Sinadya niyang bumisita sa bahay natin anak para formal na magpakilala sa amin at manligaw raw sa'yo.
ani mami na tila kinikilig. So young and innocent love. Dagdag niya pa. Pinasadahan ko ng tingin ang suot ng Lennox na ito at nakitang nakalong sleeve pa ito na kulay puti habang itinupi na aabot bago lumagpas sa siko. May suot pa siyang necktie na itim habang ipinares ang pantalon na babagay sa kanyang pangitaas na suot. Uso pa ba ang necktie? Nakita ko ang mainit na tingin ni Daddy sa Lennox na ito. I tend to disagree. Komento ni Daddy. That's my father. Sir. Utal na ani Lennox. Agad kong naalala ang narinig ko nang nasa garden ako at nagtatago. Don't you broke up with your girlfriend a while ago? Napaigting ang pangako. Agad na agaw ang atensyon ni Daddy sa sinabi ko. Gagawin pa akong panakit butas ng lalaking ito. Ha? Ganito kasi yan. Hindi na natapos ni Lennox ang paliwanag niya nang sumabat si Daddy. I told you, Maricar. Paalisin mo ang lalaking ito sa pamamahay ko. Tila binalot ng galit si Daddy. Can't help but to smirk. Totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Tila ayaw magpaawat ni Mami at patuloy na tinatanong ang lalaking nasa harap namin. Napatingin tuloy ako sa sarili kong ina. Is she doubting me? Bricks. Tawag ko sa aking formal driver. Nakita ko ang pagkagulat sa reaksyon ni Lennox. Bricks. Tawag kong muli sa pangalawang pagkakataon. Lumitaw naman ito sa aking tabi. Yes po, ma'am. Anito. Pakilabas ang lalaking yan. Utos ko kay Bricks at ako nama ay naglakad sa gilid ni Lennox para lampasan ito na parang wala akong nakita. Claire, mali ang intindi mo. Tito, tita. Mali po ang pagkakaintindi niya. Rinig kong angal pa ni Lennox. Napaharap tuloy ako sa kanya. I have a 20-20 hearing. I heard every detail of the words you said, very clear. Now get out of our house. Gagawin niya pa akong bingi. E tama ang mga narinig ko kanina. Language, dear. Bulong ni Mami. Sorry, mahina kong paumanhin. Hindi gagawa ng kwento ang anak ko. At wag mo akong matawag-tawag na tito. Tila may galit din sa tono ni Dad, ngunit nang ibabaw ang pagiging kalmado niya. Kanina pang nag-iinit ang dugo ko sa'yo nang nasa school pa. Hindi na ako nakapagtimpi at tumaas na ang boses ko. Anong ibig mong sabihin, anak? Takang tanong ni Mami. He set me up on a booth. Taas kilay kong saad habang nakatitig kay Lennox. Umiling ito na para bang gustong magpaliwanag. Planning to make me as your rebound. Tawa ko ng mapait. Gusto ko itong sampalin. Added me on my social media account and only few knows my home address. Irita kong saad. Kinikilabutan ako sa'yo. Habol ko. What is it that you want from me? Inis kong sigaw. Hindi ito makaimik. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito sa pamamahay ko. Sigaw ni Mami. You disappoint me. Boto pa naman ako sa'yo. Pahabol ni Mami. Bricks. Ilabas mo na yan. Utos ni Dad. Buong lakas na hinatak palabas ni Bricks ang lalaking yon. Narinig pa namin ang pag-angal niya habang hinahatak palabas ni Bricks. Lokong yon. Tama ang hinala ko, Han. Sinabi ko naman na kasi sa'yo na may gut feeling ako na hindi maganda ang intensyon ng lalaking yon. Dad. Akala ko kasi ay totoo dahil ang ganda at ang formal niyang makipag-usap. Dagdag na gwapo rin. Komento ni Mami. Please, parents. Don't let that creep enter this home again. Pakiusap ko sa kanila. And he is not good looking. Iling ko. Sigurado naman akong papakinggan nila ako dahil nag-isa lang akong anak nila at ayaw nilang masaktan ako ng lalaking kagaya nun. We will, anak. Maikling sagot ni Dad ngunit may assurance. Nagtungo na lang ako sa aking kwarto at tinawagan si Sandra via video call. Ikinwento ko sa kanya ang nangyari pagkarating ko rito sa bahay. Siyempre, she's my living diary. What? Paano niya nalaman ang address ng bahay niyo? Anito sa video call. Ewan ko rin. I told you. There's something odd that I don't like about him. Tama ako. Basta gigil na gigil ako kanina. Komento ko. Girl. Baka naman hindi lang stalker.
admirer or what yan? Kasi kakamit nyo lang kanina tapos iba na agad ang the moves. Nalaman agad bahay nyo. We actually have the same thoughts. Tila kinilabutan pa siya. Basta kapag nasa school ako ay bantayan mo ko, girl. Sabi ko sa kanya, ay ayoko. Tutal, mayaman ka naman. What if mag-hire ka ng bodyguard o butler? Anito at kumindat pa. I heard my mom calls my name. Tapos no need na ng manliligaw dahil ma-inlove yung butler mo sayo. May iniuuto si Mudra. Chikahan na lang later. I immediately hung up the call before she learns to finish her sentence. She's not making any sense. Well, I didn't let her bid a goodbye. Coming. I responded to my mom as I closed my laptop and went out of my room. 2 linggo ang lumipas at mabuti na lang dahil walang Lennox Delgado ang bumulabog sa akin sa loob ng pagpasok ko sa 2 linggo na yon. Well, he followed my choices of words. Good for him. We'll both be in peace. Narinig ko ang pagring ng phone ko kaya naman mabilis kong kinuha ito mula sa bulsa ng aking skirt. Tumambad ang pangalan ni Bricks. Hello. Bakit napatawag ka? Tanong ko sa aking formal driver. Between us, it was me who always make the first move to call. Not him. Bago ito ah. Naglalakad na kami ni Sandra palabas ng campus. Ma'am. Baka pumalit ako sa pagsundo ko sa inyo dahil nasa ospital po ako ngayon. Mabilis akong nagtaka. Ha, bakit ka nandyan? May nangyari ba sa'yo? Binalita po ng nakababata kong kapatid na sinugod po si nanay sa ospital at nasa emergency room daw po. Makikibalita lang po ako kung ano na ang lagay ni nanay at pupunta na po ako dyan agad para sunduin po kayo. Agad naman lumambot ang puso ko sa ibinalita ni Bricks. Kahit pinalayas na ito ng sariling magulang ay may malasakit pa rin ito. Magko-commute na lang ako, Bricks. Diyan ka muna at mukhang kailangang may mag-monitor dyan. Nako, ma'am. Paano po kayo? Tanong niya. Kaya ko ang sarili ko. At isa pa, malaki na ako. Kasama ko rin naman si Sandra. Sasabihin ko na lang kila mami at dad na may emergency ka kaya hindi mo ako nasundo. Maiintindihan naman nila yon. Nakalabas na kami ng campus. As usual. Kasama ko ang aking kaibigan at tinitingnan mabuti ang mga nakakasalubong namin na tao. Maraming salamat po, ma'am. Pasensya na po. Narinig ko ang pagpiyok niya. Don't mention it. Ibinaba ko naman na ang tawag pagkatapos nun. Anong sabi ni Papa Bricks? Tanong ni Sandra habang patuloy sa kanyang ginagawa. Tigilan mo nga yung ginagawa mo. Pinagtitinginan ka ng mga nakakasalubong mo. Nakakahiya ka. Sita ko at tinampal siya sa braso. Mas okay nang nag-iingat kaysa bigla na namang lilitaw sa harap mo na parang kabote ang mukong na yon. Sabi nito na tila tinutukoy si Lennox. Boses mo, Sandra. Suway ko sa kanya. At 2 weeks na ang nakakalipas at nilubayan na niya ako. Kindat ko sa kanya na may kasamang malawak ng ngiti. Don't be too comfortable. You'll never know when will the next tornado ever strikes again. Nakikipag-ayeto ay contact siya sa mga nakakasalubong namin. Napailing na lang ako sa sinabi niyang sample. About kay Bricks. Ayon nga, nasa ospital daw si Bricks. Tila nanlaki ang mga mata ni Sandra sa gulat at napahawak sa mga braso ko. Oh my God! Is he dead? Pupunta ako. Naaksidente ba? Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong at tila natataranta. Gaga. Yung mother niya sinugod daw sa ospital. Kumalma naman na si Sandra nang malaman na ayos lang ito. Mabuti at hindi siya. Nagbuga siya ng malalim na hininga. Mabilis ko siyang binatukan. Napakagunggong mo. Tugon ko matapos siyang batukan. Ate Ria. Ang sarap ng luto mo kaya ang hirap mag-diet. Mabilis na pangiti si Manang Ria sa compliment ni Mami. Bricks at Ate Ria. Kumuha pa kayo kung gusto nyo pa. Alam nyo namang parte na rin kayo ng pamilyang ito. Ani, ma'am. Mabilis na pangiti ang dalawa sa kanilang narinig. Nakita ko naman na nakatitig sa akin si Dad na parang inoobserbahan ang bawat pagkilos ko.
Ninitian ko na lamang siya at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na ako muling nagbaling ng tingin sa direksyon ni Dad dahil kilalang kilala niya ako sa bawat pagkilos ko at alam niya kapag may tinatago ako. But I shouldn't be feeling guilty about something because I am not hiding anything. Sinadya kong hindi ubusin ang laman ng baso na nasa gilid ng pinggan ko dahil hindi pa sila tapos kumain. Inuunti-unti kong inumin ang laman ng baso hanggang sa makatapos silang lahat sa pagkain. Minsan ay nakikitawa rin ako sa kanilang kwentuhan para hindi mapansin ni Dad ang pagiging awkward ko. Nang tuluyan na silang natapos lahat ay tumayo na ako mula sa aking pagkakaupo at dumiretso na sa aking kwarto. Agad akong humugot ng malalim na hininga dahil para akong nasuffocate habang nagdi-dinner kami dahil sa pag-oobserbang tingin sa akin ng aking ama. Really? What is up with my father? Itinapon ko na ang katawan ko sa kama at muling nagbukas ng aking account. Pinindot ko ang message request ni Lennox at binasa yon. From Lennox Delgado. I really admire you. Why did you dump me? Claire, you misunderstood what you heard. You should have listened to me first before you decided on your own. Ang sakit. Well, maybe I deserve that. I apologize. Hope you're sleeping well. I'll see you soon and happy Valentine's. Good morning. On the way na ako papasok. Ikaw. Walang reply. You really hated me. Don't you? Good night. Hi. Ang aga kong nagising. Good morning. Wala pa rin reply. You look amazing every single day. Always remember that. See you. Thank you for sharing your umbrella with me. I hope you'll allow me to ask you out to go for a coffee date to catch up. I'll understand if you'd take down my offer. Again, thank you. Natapos kong mabasa lahat ng messages. May mga nauna pa pala siyang mga messages. In fairness, pogi but a date. Hindi ko inaccept ang kanyang message request dahil alam ko na kung saan ang patutunguhan noon at in-off ko na ang wifi ng aking cellphone. Nagpahinga lang ako sandali para bumaba ang mga kinain ko at napagdesisyonan ng matulog dahil muntik ko nang makalimutan na may designing contest event na magaganap bukas. Kaya kailangan maaga akong makapasok. Umagang-umaga at katatapos ko lang mag-ayos ng sarili ko. Medyo na late ako ng gising kaya nagmamadali na ako ngayon. At aktong lalabas na ako ng aking kwarto ay siyang pagkatok at pagbukas ng pinto. Dad. Utal kong tura nang makitang siya pala ang iniluwa ng pinto. Hindi na kita kinausap kagabi dahil alam kong maaga pa ang pasok mo. Anito na nakasilip ang ulo sa pinto. Tuloy po. Pumasok naman siya at iniwang nakabukas ang pinto. You're acting weird last night. What's up? Tanong niya at nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Wala naman po. Nilalamig lang po ako kagabi, kaya po hindi ako mapakali. Sagot ko rito. I will do everything I can. Seryoso niyang saad. Naguluhan ako sa sinabi niya. Dad. Narinig ko ang pagtunog ng phone ko kaya naudlot ang itatanong ko. Pick it up. We can still talk later. Utos ni Dad. Tumango naman ako bago kapain ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen ay si Sandra. Hello Sandra. Nang marinig ni Dad na binanggit ko ang pangalan ng kaibigan ko, ay lumabas na ito sa pinto, indikasyon na nirerespeto ang privacy naming magkaibigan. Girl, ang tagal mo. Nasaan ka na ba? May contest ngayon, nakalimutan mo. Gaga ka talaga. Halos mabingi ako sa boses niya. I'm leaving. On my way na. Sagot ko at natatarantang dinampot ang bag ko mula sa kama. Sana ay wala akong nakalimutan na kailangan kong gamit para sa gagawin ko. Sabi lang kasi ay ihanda ang mga maaaring gamitin pero hindi nila sinabi ang pinaka-specific na pangalan ng magaganap na designing. How are we going to prepare if we don't know what's coming? Who the hell on earth would do that? Well, someone you don't wanna know probably. Ma'am, Dad, I'm going. Sigaw ko bago makalabas ng bahay. Ingat anak. Sigaw ni Ma'am at tuluyan na akong naglakad palabas. Sinalubong naman ako ni Bricks. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Ma'am, late na po kayo. Ani Bricks bago ako makapasok sa kotse. I am well aware.
pakibilisan mo na lang ang pagmamaneho. Tumango lang siya pagkatapos ay isinara na niya ang pinto ko. I put on my seatbelt. Mabilis na umandar ang kotse. Nagbukas ako ng aking account at tumambad ang sunod-sunod na chat ng aking kaibigan. Last 10 minutes na lang daw at mag-i-start na. Stop pressuring me, Sandra. Mabuti na lang at mabilis magmaneho si Bricks at the same time ay maingat pa rin. Nang nakapag-park na siya ay hindi ko na siya hinintay na pagbuksan ako ng pinto at ginawa ko na yon para sa sarili ko. Hinarang pa ako ng guard sa hindi ko malaman na dahilan. Kalaunan ay napagtanto ko rin dahil hindi ko pala nasukbit sa aking leeg ang ID ko. Natataranta kong hinalungkat sa bag ang ID ko at nang makita ay sinukbit ito sa aking leeg saka lang ako pinapasok. Dali-dali kong tinahak ang daan patungo sa room. Sakto naman na palabas na si Sandra at nakikipagkwentuhan pa sa iba niyang kasama at tumatawa pa ito. Agad ko siyang hinawakan sa magkabila niyang braso. Nagulat pa siya nang biglang dumapo ang mga kamay ko sa kanya. Girl, sakto lang at papunta na kami. Anito at tinuro ang mga nauna nang naglakad pagkatapos ay pinasadahan ako ng tingin. Naipit ka ba sa isang sulok? Itsura mo, magsuklay ka nga. Anito at sinuklay-suklay ang buhok ko at inayos pa ang suot kong uniform. Tila inantok ako sa ginawa niyang pagsuklay sa aking buhok. Kulang na lang ay tawagin kitang mami sa ginagawa mo sa akin. Agad naman siyang natawa sa sinabi ko at saka ako inakay papasok ng aming room. Tumambad sa akin ang prof namin na nasa harap. Tila napahinto pa sa kanyang pagdidiscuss. Iwan lang po ang bag. Sabi ng kaibigan ko. Tumango naman ang prof na tila alam kung saang dimensyon ako tutungo at nagpatuloy na sa kanyang pagdidiscuss. Hinayaan lang ako ni Sandra na pumasok sa loob at hinintay lang ako sa labas ng room. Kinuha ko na ang separate compartment na mga gagamitin ko ngayong araw na nasa loob ng bag ko at marahan na lumabas para walang istorbo sa kanyang klase. Nakita ko naman si Sandra na nakikipagbatian sa mga dumadaan doon. Halika na. Anito nang makita ako at hinatak ako. Sa gym daw ang location. Pag-update niya sa akin. Akala ko ba sa section 1? Yun kasi ang alam namin. Ewan ko ba? May pa-change of plans. Anito at hinawi ang kanyang buhok na tila nagtataray. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa marating ang loob ng gymnasium. Ayan, kumpleto na. Bungad na saad ng instructor na nakatayo sa gitna at nakapwesto sa ibaba ng stage noong tuluyan kaming makapasok ni Sandra. So talent show tayo ngayon, mga girls. About designing. Sabi ng instructor na nasa harap namin. Nakita kong nakaharap ang kanyang ID na mas malaki kaysa sa ID namin na mga students, kaya mabilis na babasa ang nakasulat doon. Miss Santiago. Design Department Manager. We will be having 4 judges and unfortunately, this contest only need one winner to receive the grand prize. Turan nito. Tila nagbulong-bulungan ang mga kasali sa contest. Mukhang hindi tataas sa 10 ang mga kasali sa contest na ito. Pero syempre, hindi lang tayo hahantong agad sa first runner-up. Magkakaroon din tayo ng top 3. Palakpak niya. Plus may matatanggap na certificate ang makakasama sa top 3. Certificates lang. Really? Our event for today is flower arrangement. Masayang mungkahi ni Miss Santiago. Mamaya-maya lang ay darating na ang mga judges. Kaya kayo. Turo niya sa lahat ng narito isa-isa. Maghanda na kayo at mag-isip ng style para sa gagawin niyong design. Paalala nito. Kung may nadala kayong pwedeng karagdagan sa disenyo ng gagawin niyong arrangement ay mas maganda. Paalala ko lang. May cash prize ang first runner-up kaya galingan niyo. Pagkatapos nun ay nagkanya-kanya na ang mga kalahok na narito. Hindi ako na-inform na may cash prize pala. Shucks, kinakabahan ako. Komento ng isang babaeng contestant na malapit lang sa amin ni Sandra. Ako rin. Sana manalo. May cash prize pala. Buti talaga at sumali ako para may pang-online shopping. Komento ng katabi nito. Hindi ko maiwasan na hindi makinig kasi ang lapit namin sa pwesto nila at rinig na rinig ko rin. Sana manalo. Kailangan ko yung pera para pandagdag sa gastusin sa ospital. Sana pala rin. Rinig kong sabi pa ng isa.
Ay oo nga pala. Kumusta nga pala si tita sa ospital? Naka-confine pa rin. Rinig ko ang lungkot sa boses ng babaeng yon kaya napalingon ako sa kanya. Girl, sure ako na ikaw ang mananalo rito. Bulong sa akin ni Sandra kaya natigil ang pakikinig ko sa kwentuhan ng dalawang magkaibigan sa kabilang side. Overconfident. Tanong ko sa kaibigan ko. Magkano kaya ang cash prize? Hatian mo ako kapag nanalo ka ha. Bulong muli sa akin ng kaibigan ko. Agad ko siyang siniko kaya naman napatigil siya. Makasabi ng ganun akala mo, hindi rin galing sa mayaman na angkan. I don't need the cash prize because I can provide my own needs and sometimes my own wants. And for addition, not to brag, I came from a wealthy family that can also provide my needs. I joined this contest to improve my own designing skills. Hindi ko naman alam na may pabonus na cash prize. Ilang sandali pa ay isa-isa na ngang nagdatingan ang mga judge. Tatlo na ang judge na nakaupo sa kanilang pwesto. May nakita pa kung isa na tila estudyante rin dahil naka-uniform ito. Ay wait. That's not a student. Prof yun. College prof. Bakit kasi ang batang tignan ni Sir Austin? Anyways. Ilang minuto pa ang lumipas at hindi pa rin dumadating ang huling judge. Where is he? Tanong ng isang judge na may katandaan na tila naiinip na dahil isang judge na lamang ang kulang. I'm so sorry I'm late. Lahat kami ay napalingon sa nagsalita. Agad kaming nagkatinginan ni Sandra. Wow. Ang tanging nasabi ko habang nakangisi. To simply get things explained. This man arrived. Lennox Delgado. He's one of the judge according to them. I wonder what made him a judge. Seeing him around makes me wanna vomit. Nakakainis. Well, it was decided and we cannot do anything about it. The judges gave us 30 minutes to prepare the flower arrangement. But Nina, the other contestants beg a pardon to make it 40 minutes. Because the estimated time was too short, which has been approved by the judges. Minimum of 30 minutes and maximum of 45 minutes. Not to brag. I finished mine in 10 minutes. Guess why? Laking pasasalamat ko noong ginagawa na namin ang aming flower arrangement kanina ay hindi nagtatapon ng tingin sa akin mismo, si Lennox, kundi sa ginagawa kong design. Tinatapunan naman ako ng masamang tingin ng ibang contestant dahil napansin nilang sa gawa ko lang nakatuon ang atensyon ni Lennox. Kung maaari ko lang ipukpok sa kanila isa-isa ang gawa ko, lalo na kay Lennox ay ginawa ko na. Nagsimula na ang voting kanina at hinihintay na lamang ang result ngayon. We got the result. Masayang mungkahi ni Miss Santiago at may hawak na siyang sobre sa kanyang kamay. But before that, let's appreciate everyone who made time to sign up for this event. All of your work and designs are wonderful. Well, look at that. Puri ni Miss Santiago. Tinitignan niya ngayon ang mga likha namin. Napangiwi siya nang dumapo sa gawa ko ang tingin niya. That's right. I love her honest reaction. And now let's appreciate the top three. Siyang nagpalakpakan ang mga narito. For the third placer to be awarded by Mr. Austin. Bored na iniangat ni Sir ang sash, certificate at mini trophy at ngumiti ng tipid. Pabitin ni Miss Santiago at pinasadahan kami ng tingin ng mga contestant. Miss Tenorio from second year of BSB Section 4. A round of applause filled the whole place. She went on stage and get rewarded by Mr. Austin. Next. For the second placer to be awarded by Mr. Candido. The old man stood from his seat and flashed a wide smile to us. Miss Carolina from first year Section 1. Another round of applause for the winner. Same as Mr. Austin, Sir Candido did the same and awarded the contestant. Now for the first placer. Ngiting-ngiti na saad ni Miss Santiago. To be awarded by Mr. Delgado. Pabitin niya. Miss Geneva from first year Section 4. Palakpak naming lahat at umakyat na naman ang contestant at pinarangalan. Napalingon ako sa babaeng narinig ko ang kwentuhan kanina patungkol sa mother niyang nasa ospital. Ano ba naman yan? Ganon ba kapangit ang choices of design ko para hindi mapasama sa top 3? Reklamo ni Sandra sa likod ko kaya napalingon ako sa kanya.
Malay mo first runner-up kaya wala ka sa top 3. That's my way of comfort. This is getting really intense. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Miss Santiago. All I wanted was this contest to be done this day. Finally for the last one. Inilabas na niya ang laman ng sobre at nanlaki pa ang mata nang mabasa ang winner. The first runner-up, the winner is... Pabiti na sabi ng instructor. Any guesses? Tanong niya. Nakita ko naman ang mga itsura ng mga contestant at ang iba sa kanila ay hindi natutuwa. Nobody wanna guess, of course. Everyone wants to be the winner in this contest, especially because of the cash prize. Siya namang tumugtog ang drumroll. Those sounds wasn't there before. Miss Claire Mendez. Masayang sigaw ni Miss Santiago. Agad nagsalubong ang kilay ko dahil sinadya kong pangitan ang design ko. Sapagkat gusto kong manalo ang babaeng narinig ko na nagkukwento kanina na kailangan ng pandagdag na pera para sa nanay niyang nakakonfine sa ospital. Mr. Delgado will hand the trophy, sash and the prize to the winner. Pumapalakpak pa ang instructor. Nakita ko ang pagtayo ng Lennox na yon sa kanyang upuan at ang pag-ayos niya sa kanyang suot na uniforme, dala ang trophy, sash and cash prize na nasa loob ng puting sobre. Ang yabang. Grabe naman. Pangit ng gawa eh. Rinig kong alma ng isa sa contestant. Sinadya kong pangitan ang design for your information. Mayaman na yan. Bulong ng isa pa. Unfair naman. Hindi na nga ako napasama sa top 3. Tura ng isa pang contestant. Hindi ko ginusto ito. Instant basher. Bulong ni Sandra kaya sinamaan ko siya ng tingin. Tuluyan na nga akong tinulak ni Sandra kaya wala na akong choice kung hindi ang umakyat sa entablado. Kinamayan ako ng mga judge at kinongratulate hanggang sa mapadpad sa huling judge. Can I just give this guy a bad entrance? Parang yung mga ginagawa ng mga wrestler. Salubong na kilay kong hinarap ito. What did you do? I don't even deserve this. Pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko. He hand over the trophy which I am still not touching. Nothing. Umiling pa nitong saad. Kinamayan na lang niya ako. Buong puwersa kong diniinan ang hawak ko sa kamay niya hanggang sa mapangiwi siya. Mas hinigpitan ko pa sa sobrang gigil ko sa kanya. Claire, what are you doing? Ngiwi at pilit niyang ngiti. Nag-twitch ang mata ko, ngunit patuloy sa paglapirot ng kamay niya. Anong ginagawa niya sa judge? May narinig akong bulong sa gilid ko. Please let go. Bulong niya. Kita ko ang sakit sa mukha ni Lennox. Why would I? Buong ngiti kong tanong. Gusto mo ng attention ko, diba? Habol ko. Hindi na natagalan ni Lennox ang ginagawa ko kaya naman siya na ang nagkusa na bumitaw. Please just get this trophy and the prize. Naiipit na boses nitong saad. Ngunit hindi ko agad binitawan ang kamay niya at hinintay kong may tumunog na mag-crack na buto sa kamay niya. Thanks. Ngiti ko sa kanya at kinuha ang trophy. Sinuot ang sash kalakip ng puting sobre at binitawan ko na rin ang kamay niya. Matapos nun ay walang pasabi akong naglakad pababa ng entablado na nakabusangot at nakita kong nakabusangot din ito. That was quite a scene. Anyways, congrats to our winners and those who attended and made their best to win. Announce ni Miss Santiago at pumalakpak. Ang iba ay napilitan na lang din pumalakpak. Dapat binali mo na yung kamay. Kulang pa yung galit mo, girl. Bulong sa akin ni Sandra. I shot a hostile gaze to my friend, which made her stood frozen. May narinig naman ako na isang pumalakpak kaya nabaling ang tingin ko ron. Nakita ko ang babaeng nagkukwento kanina na nangangailangan ng pandagdag na pera para sa pagkakakonfine ng kanyang ina. Malawak itong nakangiti sa akin at walang pait na lumapit siya sa akin pagkatapos ay kinamayan ako. Congrats, Miss Mendez. Sayang at hindi ako ang nanalo. Ngiti niyang saad. Tila tinatago sa mga ngiting yon ang dalamhati na nasa kanyang kalooban. Congrats. Bati rin ang dalawa pa niyang kaibigan sa akin. Matapos niya akong kamayan ay naglakad na ito palayo kasama ng mga kaibigan niya. I wanted to talk to her and hand over the trophy and the prize, but I don't have the courage to do so because I am enraging with rage right now. Gad, Lennox.
Nakita ko rin na nagsyalisan na ang ibang contestant sa loob ng gym habang nagsasabi-sabi pa. Hindi ko na lang sila pinansin. Naunang nawala ang mga judges sa kanilang pwesto maliban kay Lennox. At ngayon naglalakad na paalis ang mga contestants na nakasalamuha ko palabas ng gymnasium. Ang natitira na lang ngayon ay ako, si Sandra at si Lennox. Sa lubong na kilay kong tiningnan si Lennox. "You set this up again." Tugon ko na sinusubukan pakalmahin ang sarili. "I want to court you, Claire." Mas nagsalubong ang kilay ko. "I told you not to bother me. Not to make any reconnections. My actions last time was nothing. Dapat hindi mo binigyan ng mali siya ang ginawa kong yon." Sigaw ko sa kanya. "And did I hear you right?" Tumawa ako ng sobrang lakas. "Court me. So sinubukan mo sa pera. Kulang na lang ay actual killing dahil pinapatay ko na siya ngayon sa tingin ko." "Claire, calm down. I heard my friend but decided not to even glance at her. Hindi ito nakaimik. Gusto kong ipukpok sa kanya ang trophy na hawak ko but I am afraid that it might be the cause of his death. I don't wanna be like that." Naglakad ako palapit sa likha kong flower arrangement at kinuha yon ng dalawang kamay ko. "Lennox, nakikita mo ito." Iniangat ko ang kamay ko at ipinakita ang hawak kong flower base. Napahugot lang ito ng buntong hininga. "Claire, anong gagawin mo?" "Stop this before you do something stupid." Nangangambang tanong ni Sandra. Marahas kong binalibag sa sahig ang gawa kong yon. Basag ito at nagkalat ang glass sa sahig at ngumisi sa kanya. "Claire, stop." Sigaw sa akin ni Sandra at naramdaman kong inaawat niya ako. Kumalag naman ako. "Maganda pa rin ba?" Sigaw ko kay Lennox. "Lennox, I rejected you. I rejected you." Pag-ulit ko. "Can't you just stop?" Inis kong bulyaw at naglakad palapit sa kanya. "Alam mo bang may isang contestant pa ang sobrang kailangan ng cash prize na ito?" Ibinalibag ko sa dibdib niya ang sobre na naglalaman ng pera. Nahulog ito sa sahig at nagkalat na ron. "I will pursue you." Anito at tila hindi pinansin ang sinabi ko. Mabilis ko siyang nasampal. Nakita ko ang pagbakat ng palad ko sa kanyang mukha. "Claire." Suway sa akin ni Sandra. Muli ko siyang tiningnan ng masama. "Don't you hear me?" Gigil kong tanong. "Yan. Hindi ko kailangan yan kung alam ko lang na judge ka at iseset up mo na naman ito. Hindi na dapat ako sumali." "When you show up, everything feels so wrong." Hinahabol ko ang hininga ko sa sobrang galit. "Parang sinasabi mo na rin na mukha akong pera." Nanginginig ang kamay ko sa galit. "Hindi mo ako madadaan sa pera." Gigil kong duro sa kanya. "Nakita mo ba? Sa kagagawan mo ay ako pa ang nagmukhang masama sa paningin nila." Bulyaw ko sa kanya habang tinuturo ang nilabasan ng iba kong katunggali sa paligsahan. "I'm sorry." Mahinang saad ni Lennox sapat lang para marinig ko. "Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto mo pero umaakyat ang dugo ko kapag nakikita ko ang pagmumukha mo." Bulyaw ko pa rin. "Claire, kakausapin ko na lang ang contestant na sinasabi mo at hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita." "Oh really? You will? I'm so glad." Napakasarkastiko kong sigaw at ginagawan pa ng gestures. "Claire." Tawag ni Lennox habang ang itsura ay akala mo'y totoong guilty sa nagawa niya. "What a great actor." "Shut up. I'll do it on my own." Inis kong saad. "Leave me alone." "Sandra, kuhanin mo ang pera." Utos ko sa kaibigan ko at tinalikuran si Lennox. "Ako? Bakit ako?" Angal niya pa. Tinignan ko siya at mukha namang nakuha niya ang tingin ko dahil agad siyang kumilos at dinampot ang pera na nahulog sa sahig. Hindi pa man ako nakakalayo ay muli akong humarap kay Lennox. "Ito lang ang sasabihin ko sa'yo." Dinuro ko sa mukha ang Lennox na ito. "Hindi ako bababa sa level mo kung yon ang gusto mong mangyari." May pait sa boses kong saad. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko sa pagkahingal. "You're not worthy of my time." Habol at diin kong saad. "Tara na, Sandra." Sigaw ko at nauna na ngang maglakad patungo sa exit ng gymnasium.
Mabuti at wala na akong narinig pa na kahit anong tinig ni Lennox paglabas ko ng gym. Nang makalabas kami ni Sandra sa gym ay agad bumagsak ang tuhod ko sa sahig. Oh my God! Are you okay? Alalang tanong ni Sandra. Kailangan natin makita ang contestant na yon, Sandra. Sabi ko sa kaibigan ko habang nanatiling nakayuko. Sino? Sino ba yon? You're so much harsh towards Lennox Clare. You're so mean and I don't like it. Tumingala ako at nakita ang seryoso niyang mukha. Now you also want us to fight. You're picking his side. Nabaling ang tingin ko sa kanya at nakitang tila naiirita. No, I'm just saying. Seryoso niya ring tugon. Alam kong mali yung ginawa niya at mali rin yung ginawa mo. Especially I was there. What you did to him was embarrassing and so wrong. Itago mo ang pera. Hahanapin natin ang dapat na nakakuha niyan mamayang uyan. Pagbabago ko ng topic. Napailing na lang ito sa akin. You're not gonna listen, of course. Ani Sandra. Napagdesisyonan na naming bumalik na sa room. May maliit na tension between us. Nadatnan namin ang aming philosophy instructor pagpasok ng room. Naging tahimik lang kaming dalawa noong pabalik na kami. Pinaupo na kami nito sa aming pwesto ni Sandra at nag-discuss naman na siya ng kanyang subject. Hindi ko cargo konsensya yon dahil siya ang mas mali rito. Mas lalong nawalan ako ng interes sa lalaking yon. Bricks, mukhang matatagalan kami dito sa loob ng campus dahil may hahanapin kaming tao. Uwian na at sinadya kong tawagan si Bricks. Sinadya kong i-loudspeaker dahil nagsisimula na kaming maghanap ni Sandra sa loob ng campus. Hindi ko na nahalungkat o nadiskubre pa ang section kung saan Belong ang nasabing hinahanap namin dahil uwian na. Ayoko naman ipagpabukas pa ito dahil gusto kong matapos na ito lahat ngayong araw rin. Ay ma'am, nandito na po ako sa labas ng school. Gusto niyo po bang tumulong na rin po ako sa inyo sa paghahanap? Alok nito mula sa kabilang linya. Nako Bricks. Your suggestion would help us a lot. Singit ni Sandra at hindi na ako pinatuloy sa sasabihin ko. Inirapan ko naman ito. We're good. Sandra and I are good now. I apologize to her din sa pagiging mataas. She accepted it anyways. We're back again. Ma'am, ayaw akong papasukin nitong guard. Anito mula sa kabilang linya. Lend him the phone. Utos ko kay Bricks. Sino ba ito? An unfamiliar voice spoke. Marcelo Mendez sent him here for security purposes. Please give him your permission to hop in. By the way, this is Claire Mendez speaking. As I have mentioned before, my father has a powerful name in this campus. There's no doubt naman. Okay po ma'am. Hello po ma'am. Pinapasok na po ako. Nasa ang banda po ba kayo? Tanong ni Bricks. Huminto ako ng lakad at sinenyasan din si Sandra na huminto. We're far from the main gate. It would took us time if we go there to meet him. After three buildings, may makikita kang parang mini forest then after noon is malapit na sa canteen. Nandito kami ni Sandra. Okay po ma'am. Hintayin ka na lang namin dito. Tila kinikilig na saad ni Sandra. Ibinaba ko naman na ang tawag at hinintay makarating si Bricks. Nakita kong habang naglalakad si Bricks ay may mga bumabati sa kanyang mga nag-aaral din dito at papauwi na. Nang marating niya ang pwesto namin ay agad ko siyang tinanong. Dito ka ba nag-aral dati? Tanong ko. Agad naman siyang tumango. Nakasuot ito ng kanyang formal uniform. Ewan ko ba kay Dad at may pautot pa na ganon. You never mentioned that. Tanging sagot ko. Mahina naman itong tumawa. That's the end of our conversation. Sino po ba ang hahanapin? Tanong sa amin ni Bricks nang matahimik kami. Hindi ko na nasagot ang tanong niya dahil nakita ko sa kanyang likod ang hinahanap namin at papalabas na ito ng campus. May mga kasama rin. Mabilis kong tinahak ang daan at may hinawi pa kong mga estudyante para lang makadaan. Nabunggo ko pa nga ata si Bricks. Claire. Tawag ni Sandra. Ma'am. Tawag din ni Bricks. Sa wakas ay nahawakan ko sa braso ang hinahanap ko. Mabilis siyang napaharap sa akin at ngumiti nang makilala ako. Miss Claire.
ngiti niyang sabi. Nakita kong marami siyang bitbit na mga gamit at hindi na magkanda o gaga. Una na ba kami, Sheila? Tanong ng kaibigan niya. Tumango naman ito habang nakangiti itong babaeng kaharap ko. Kinuha ko mula sa kanyang kamay ang ilang bitbit niyang gamit para mabawasan ang paghihirap niya. Ang payat kasi nito. Ay wag na. Hindi bagay sa role mo ang pinagbibitbit ng mga mabibigat. Pilit niyang inaagaw ang kinuha kong mga gamit sa kanya. Tao lang din ako. Sagot ko at hindi hinayaang makuha yon. Hindi na ito nakipagtalo pa. Ano po bang atin? Ngiti niyang tanong at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. My gosh. Ang bilis mong tumakbo, Claire. Track and field player yan, girl. Rinig ko ang hinihingal na tinig ni Sandra. Sheila. Rinig kong sabi ni Bricks. Kuya. Gulat na sabi ni Sheila. Maging ako ay nagulat. Pinagsalitan ko sila ng tingin. Ha? Anong kuya? Magkapatid kayo, sis? Tanong ni Sandra kay Sheila. Tumango sa kanya si Sheila. I didn't see that coming. Anong ginagawa mo rito? Bakit kasama mo si Miss Claire? Gulat na tanong ng kanyang kapatid. Hindi naman nakasagot si Bricks. Wait. Hindi alam ng kapatid niya. Ang dami namang revelations today. Wait. Kung magkapatid sila, iisa lang ang tinutukoy nilang nakakonfine sa ospital. Sandra yung cash prize. Nakita ko naman na hinalungkat ng kaibigan ko ang dala niyang bag. Iniabot ko kay Sandra ang bitbit kong dalahin ni Sheila at kinuha sa kamay ng kaibigan ko ang cash prize na napanalunan ko. Hindi naman talaga belong para sa akin at inilagay ko sa magkabilang kamay ni Sheila ang pera na yon. Miss, ano ito? Taka niyang tanong sa akin. Just call me Claire. You deserve to be the first runner-up and also the prize because you've done such a gorgeous yet pleasant flower arrangement design. Ngiti kong sabi. Nakita ko agad na nangilid ang kanyang luha sa sinabi ko. Ma'am, it's all yours. Mas kailangan mo yan compared sa akin. You really deserve it. No buts. Ngiti kong sabi. Mabilis akong niyakap ni Sheila at narinig ko ang hagulgol niya. Napapatingin sa amin ang mga dumadaan. Gusto ko pong tanggihan ito pero... Humikbi ito. Hagod ko sa likod niya. Malaking tulong po ito. Sobra. Maraming salamat. Hinagod ko na lamang ang likod ni Sheila habang napapangiti. Pagkatapos noon ay napagdesisyonan kong isabay na si Sheila sa aming pag-uwi. Tila may something sa magkapatid dahil hindi pa rin sila nagkikibuan. Ayoko naman na ako ang manguna na magsalita dahil baka mamaya hindi pala talaga sila in good terms. Naging tahimik lang si Sheila sa biyahe. At bago kami tuluyang umalis pagkahatid namin sa kanya sa bahay, ay panay pa rin siya sa pasasalamat at bumagsak pa ang luha sa kanyang mata. Si Sandra naman ay focus na focus sa pagtitig sa kanyang ultimate crush. Habang ang driver ko naman ay mabilis na nagmamaneho dahil naiirita na sa ginagawang pagtitig sa kanya ng kaibigan ko. Ang bilis naman. Parang nagrereklamong saad ni Sandra nang marating na namin ang tapat ng bahay nila. May sarili naman kasing formal driver si Sandra pero hindi magpahatid sundo ron. Isusumbong kita kay tita. Pumasok ka na sa loob. Saad ko. Oo na. Anito at inirapan ako bago tumalikod. Natawa naman ako sa kanya at tuluyan na kaming umalis doon ng aking driver. Dalawa na lang muli kami ng driver ko sa loob ng sasakyan. Ma'am, hindi ko alam ang buong detalye pero napakalaking tulong po ng ibinigay niyong pera. Ani Bricks na binasag ang katahimikan na bumalot sa amin. Hindi ko inexpect na yung hinahanap natin kanina ay kapatid mo pala. Nagpilit ito ng ngiti. Ayaw talaga niyang pag-usapan ang kung anuman ang mayroon sa kanila ng kapatid niya. Hindi naman dapat ako ang mananalo sa contest na sinalihan ko. Sa lahat ng contestant sigurado akong dapat ay ang kapatid mo ang mananalo. Dahil outstanding at napakaganda ng ginawa niyang design kanina sa flower arrangement. Nakapagtataka na kahit sa top 3 ay hindi siya napabilang. Bulag ata ang mga judge para hindi siya mapasama kahit man lang sa top 3. Hindi naman dapat ako ang mananalo kung hindi lang sinabotahe. May gigil kong saad sa dulo ng salitang sinabi ko. May nang sabotahe po.
Tinignan ko siya mula sa rearview mirror at nakitang pasulyap-sulyap siya sa akin para malaman ang magiging sagot ko. We better not talk about that person. He already ruined my day. Tumingin na lang ako sa landscape ng dinadaanan namin at napabuntong hininga. Hindi pa rin po pala kayo tinitigilan? Tanong niya nang hindi ako sumagot. Ang kulit naman nito. Sinulyapan ko lang siya at binalik din ang tingin ko sa bintana. Nagsisimula na naman akong mainis. Nabanggit ko na po kanina narito ako nag-aral, di ba? Tanong niya na tinanguan ko. Kaklase ko po si Lennox dati. Well, Bricks. You just caught my attention. You better not waste my time. Naalala ko po bago ako huminto sa pag-aaral ay sikat po yan dahil naturingang campus crush si Lennox. Dahil sa kanyang itsura at mukhang hanggang ngayon ganun pa rin. Pero ma'am, maamo lang ang mukha niyan pero matindi ang baho ni Lennox. Agad akong nagtaka sa sinabi niya. Pwede bang magkwento ka sa akin tungkol sa lalaking yon? Tinignan ko siya sa kanyang inuupuan mismo. Dumungaw rin ako sa kanya. Nakita ko naman ang pagtango niya. Hindi ko lang po siya kaklase. Kabarkada ko rin siya noon ma'am. O mas tamang sabihin na matalik na kaibigan niya ako. Sinimulan ko siyang iwasan ma'am dahil sa mga bisyo niya. Patuloy siyang nagmamaneho habang ako ay nakikinig sa kanyang kwento. Anong klaseng bisyo? Drugs. Diretso kong tanong. Natawa naman sa akin ang aking driver. Hindi po ma'am. Manginginom po siya at naguyosi pa. Madalas nagising sa gabi at hindi natutulog sa dami ng kausap. At higit po sa lahat ay babaero. Tumpak. Kaya ayaw ni Daddy dahil sa kanyang tamang instinct. Mom and Dad knows best. That what makes you avoid him. Saad ko na hindi patanong. Opo ma'am. Tiningnan niya ako sa rearview mirror. Ang dami na rin po niyang nagalaw na babae ma'am. Kapag nagyayaya ang kanyang mga kabarkada na pumunta ng bar. Diretso sa motel. Tapos ayun na. Agad akong napa-cringe. Yon ang manliligaw sa akin. God no. Nagulat nga po ako nang makita ko siya sa bahay at nabalitaan na nililigawan kayo. Seryoso na ang tingin niya sa daan. Ma'am Claire. Nakakatakot po si Lennox dahil kagaya niyo ay laki rin yan sa mayaman na pamilya. Marami siyang paraan para mapaluhod ka sa sarili mong tuhod at mapasunod niya. Agad akong binalot ng pagtataka at takot sa sinabi ni Bricks. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya na salubong ang kilay. Lennox is spoiled brat kung tatawagin. Lahat ng gusto niyang makuha ay pinipilit niyang makuha at hindi tumitigil hanggang hindi pa napapasa kanya. Maruming maglaro. Agad akong napalunok sa sinabi ni Bricks. What a way to describe him. Mabilis kong ibinalita kay Sandra ang ikiniwento sa akin ng aking driver. Seryoso ba? Anito. Magka-video call na naman kaming dalawa. Oo nga. Kay Bricks na mismo nang galing yon. Sagot ko sa kanya. Nakakatakot naman pala ang lover mo. Anito na dahilan para mapa-cringe ako. The word lover doesn't suit for that boy. Ayoko ng ganoong klase. Mukhang malabong mabago ang katangiang taglay na mayroon yon. Mukhang kulang pa ang nakalap kong impormasyon mula kay Bricks tungkol sa lalaking yon. Dagdag kong saad. Girl, ingat. Hindi natin kilala yang si Lennox. Baka mamaya psychopath pala yon. Kakakilabot. Anito at tila nanginig pa. Hindi ko makuhang tumawa ngayon dahil inalala ko ang mga salitang binitawan ko kanina kay Lennox at ang mga ginawa ko sa kanya kanina. Maging ang ilan sa mga sinabi niya ay inalala ko. Piniga ko pa ang kamay niya at halos mabali na rin ang mga buto at daliri niya kanina. I rejected you. Can't you just stop? Alam mo bang may isang contestant pa ang sobrang kailangan ng cash prize na ito? Ibinalibag ko sa dibdib niya ang sobre na naglalaman ng pera. Nahulog ito sa sahig at nagkalat na ron. I will pursue you. Anito at tila hindi pinansin ang sinabi ko. Mabilis ko siyang nasampal. Nakita ko ang pagbakat ng palad ko sa kanyang mukha. Lennox, nakikita mo ito. Iniangat ko ang kamay ko at ipinakita ang hawak kong flower vase. Napahugot lang ito ng buntong hininga. Claire, anong gagawin mo? Stop this before you do something stupid.
Nangangambang tanong ni Sandra. Marahas kong binalibag sa sahig ang gawa kong yon at ngumisi sa kanya. Don't you hear me? Parang sinasabi mo na rin na mukha akong pera. When you show up in my life, everything feels so wrong. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Dinuro ko sa mukha ang Lennox na ito. Hindi ako bababa sa level mo kung yon ang gusto mong mangyari. You're not worthy of my time. Girl. Hello. Nagising ako sa realidad nang marinig ko ang pagtawag ni Sandra. Nakita kong nakatitig na pala ako sa palad na ginamit kong panampal kay Lennox. Sorry. Utal kong sabi. Magpahinga ka na muna, girl. Matulog ka na. Mukha kang balisa. Tumango naman ako at ibinaba na niya ang tawag. Napagdesisyonan ko naman na gawin ang sinabi ng kaibigan ko at inihilata na ang aking katawan sa aking kama. Kinabukasan. Ma'am. Nagising ako sa tumatawag mula sa labas ng aking pinto at sa pagkatok nito. Napakusot muna ako ng aking mata at nagunat bago tuluyang tumayo sa aking kama. Ma'am. Tawag muli ng kung sino. Binuksan ko naman ang pinto ng kwarto ko habang papikit-pikit pa. Handa na po ang agahan. Si Manang Ria pala ang tumatawag. Naistorbo ko po ba ang pagtulog niyo? Pasensya na po. Hindi naman po. Salamat po pala sa pagising. Ngiti kong saad. Nakita ko rin nang umiti pabalik si Manang Ria. Pakisabi na lang po kina Mami at Daddy na susunod na po ako. Magsisipilyo lang. Tinanguan naman ako ni Manang at sa katuluyang nilisan ang aking kwarto. Gaya ng paalam ko kay Manang ay ginawa ko ngayon at bahagyang nagsuklay ng buhok dahil gulo-gulo ito, mukha akong bruha. Pagbaba ko ay nakaupo na sa kanilang pwesto ang parents ko. Good morning, Mom and Dad. Bati ko sa kanila at umupo na sa aking usual spot. Binigyan naman nila ako ng isang tipid na ngiti na ipinagtaka ko. Kadalasan kasi ay masigla rin silang babati pabalik at minsan may pabeso pa si Mommy sa akin. Pero ngayon wala. May problema po ba kayo? Tanong ko sa kanila dahil tahimik lang sila. Ayaw ni Dad na odi ang atmosphere kaya nakapagtataka ang inaasta nila ngayon. I'm sorry. Agad bumagsak ang pangako nang makitang bumagsak ang luha ni Mami at napahagulgol. Ano pong problema nyo? Utal kong tanong. Ibinaling ko ang tingin ko kay Daddy nang hindi ako sagutin ni Mami. Ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin si Dad. Good morning. Narinig ko na naman ang boses na yon. Marahas akong napatayo mula sa aking pagkakaupo at tiningnan ang lalaking ito. I saw my dad stood up and take his leave. Dad, saan ka pupunta? Taka kong tanong ngunit hindi ako nito nilingon. Bakit ba kahit saan ako magpunta ay lagi kang nandun? Inis kong tanong. Didn't I told you to stop bothering me? Claire, come on. It's crystal clear. This is your destiny. Anito at binigyan ako ng isang malawak na ngisi na nagpatindig ng balahibo ko. You're forcing it to be like that but it's not. Sigaw ko sa kanya. Chill. Ang aga-aga sumisigaw ka kaagad. Anito at lumapit sa akin, sabay hinawakan ang bewang ko maging ang isang kamay ay nagsway na parang sumasayaw. Mabilis ko siyang tinulak sa ginagawa niya. Oh God! What's going on? Bulyaw ko sa kanya. Mami, ano ito? Bakit nakapasok dito ang lalaking ito? Hindi siya nakatingin sa akin ngayon. Nasasaktan akong nakikita siyang ganito. Ano bang nangyayari? Dad, ano bang nangyayari? Sigaw ko dahil hindi ko makita si Dad. Nagsisimula na ngang mamuo ang luha sa aking mata dahil sa nakikita at nangyayari sa mga magulang ko. I did everything. Nabasag ang boses ni Daddy nang sabihin niya yon. Galing sa kwarto niya yon. Agad kong naalala ang sinabi niya nang kinausap niya ako noon. I will do everything I can. Ngayon nag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. How dare you? Aktong hahampasin ko ito, ngunit napigilan niya. Tuluyan nang bumagsak ang luha ko. Agad pinunasan ng Lennox na ito ang aking luha at tiningnan ako ng diretso sa mata. Iniwasan ko na matagal lumapat ang kanyang daliri sa aking balat. Lennox Delgado. Son of Rex and Erica Delgado. Agad akong nangatal sa kinatatayuan ko.
He was born into a life of privilege. A son of a prestigious family. It's nice to formally introduce myself. Nice to meet you. Ngiti niya. Everything that Brick said was all accurate. Pwede na akong formal na manligaw. Wait. May dala akong bulaklak at chocolate. Kukuhanin ko lang. Namamaya niyang katuwaan sa kanyang mukha. Umalis ito sa harap ko at nakitang lumabas siya sa aming bahay. I don't care who you are. Who's your mother or father? Where you came from? Saad ko habang nakatingin sa baba at umiling. Nagsisimula ng mamuo ang luha ko. Napahinto sa paglalakad si Lennox patungo sa labas. I just want you to be out of this house. Mahina kong Saad. Claire, look at me. Tawag ni Lennox. Umiiling ako habang nagpipigil ng luha. Just get lost. Sigaw ko at tingin sa kanya. Kasabay noon ang pagbagsak ng luha sa aking mata. Nakita ko ang pagkagulat niya. Claire. Tawag niya at sinubukan lumapit. Umatras ako at umiling ng marahan. All you can do for me right now is to leave. Mahina kong tugon. Please, Claire. Just give me a chance to prove myself. Pagpilit niya. Napapikit na lang ako. Tumayo na rin si Ma'am at hindi na yata kinaya. Nagmamadaling umakyat patungo sa kwarto niya. Ma'am. Basag boses kong tawag. Nakapasok na siya sa kanyang kwarto. Why? Baling ko kay Lennox. We were happy. Hindi ko naiwasan pumiyok at tinuro ang buong kabahayan namin. Claire. I didn't mean to. You do. Sigaw at putol ko sa sasabihin niya. As far as I remember. My dad told me he will do what he could. I guess this is the outcome. Now's the time na how I wish na hindi ako pinanganak na kabilang sa mga mayayaman na pamilya. Na sana ay nasa average lang kami na type ng pamilya. Para sana walang ganito or dapat nagpa-transfer na agad ako sa ibang universidad para hindi ko nakilala ang lalaking nasa harap ko ngayon. Hindi na sana humantong sa ganito o marapat na hinayaan ko na lang siyang mabasa ng ulan. Now it's on me. This is all my fault. Bad decisions really is the root of these situations. Wala na. Puro na lang ako what if. Here I am. Facing all of this. I wonder why do I have to go through this? For what? We're so fine days ago. What happened? I asked as if my parents. I already asked them. But they failed to give me an answer. Well, that's it. That's the answer. Silence is sometimes more than an answer than lies. Thank you. Ngiti kong mapait at kausap sa sarili ko. Hope you're happy. Pandidilat mata kong sabi kay Lennox. Sa mundo talaga natin ay pera ang umiikot. Basta may pera ay magagawa mong lahat ng gusto mo na walang humahadlang. No. Mapait akong ngumiti at tumingin sa ibang direksyon habang patuloy ang pagluha ko. Sirang-sira na ang umaga ko. Weekends pa man din. Claire. I'll give you some space. I'm really sorry. Just shut up. You keep apologizing but you're not changing your behavior. You keep doing the same mistakes. Basag na boses kong sigaw. Claire. Stop calling me. Frustrated kong sigaw. Gusto ko na lang tumakbo ngayon paalis ng bahay at magpakalayo-layo. Itatama ko ito, okay? Anito. You'll get this right kung aalis ka at hindi mo na ako guguluhin pa. Tugon ko. I can't do that. Iling nito. Bakit? Sigaw ko. Hindi ito nakasagot. He ruined my family. The so good and bound to perfect family I have. I can't help but think na bakit parang pinamigay lang ako agad ng sarili ko pang parents. What did they do to prevent this? Do they even tried? Bakit masyadong naging mabilis ang mga pangyayari? God. Good God. Did they give up on me? Was it because of Lennox family? Really? I would like an explanation to what happened. My parents won't allow to enlighten me even more. Ako lang din ang nakadiskubre sa background ni Lennox at pamilya niya nung nakaraan.
Sobrang sama ng loob ko. I kept babbling and blaming him for things he didn't go. I let my burden out to him. Lennox stayed for a little while to catch everything up or. I am thankful for that. Maybe with those he'll realize to just stop. Ilang oras ang lumipas at napagdesisyonan niyang umuwi na. Malaking kaginhawahan naman yon para sa akin dahil sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Nang umalis na ang Lennox na yon ay dumiretso ako sa aking kwarto at dumukdok sa aking unan. Doon ako nag-iiyak at nagsisigaw. Matapos kong gawin yon ay napagdesisyonan kong tawagan via video call ang matalik kong kaibigan na si Sandra. Agad naman niya itong sinagot at tila may party lights pang umiilaw sa kanyang kwarto. Girl, anong nangyari sa'yo? Kakaiyak mo lang ba? Anito at inilapit ang mukha sa screen ng kanyang laptop na tila sinisipat ang mukha ko. Nagbukas na rin ang kanyang ilaw ron. Ikiniwento ko naman na sa kanya ang nangyari kanina at ngayon hindi niya alam ang gagawin. Punta ako dyan. Walwal tayo ng Yakult. Ano ba girl? Natataranta niyang tanong. Nagpapalakad-lakad pa siya sa kanyang kwarto. Punta ka rito. Sabi ko sa kanya habang nakayakap sa unan ko. Punta na ako dyan ha. Huwag ka nang umiyak. Ano bang gusto mo, red wine? Itatakas ko sa collection ni Mami. Anito na tila bumubulong pa. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Yon, ngumiti na. Wait lang girl. Maligo lang ako tapos punta na ako. Anito at hinayaan kong siya na ang mag-hang up ng call. Malakas na katok ang umalingaw-ngaw na nagmula sa aking pinto. Claire. Boses ni Bricks ito. Napapunas ako sa aking pisngi at hinawi ang buhok ko na bumabara sa aking mukha. Pasok. Utal kong sabi. Nakita ko naman ang pagbukas ng pinto. Tumambad sa akin ang aking formal driver. Pero ngayon ay hindi ito nakasuot ng kanyang formal uniform. Nakaputi itong short na hindi aabot hanggang itaas ng kanyang tuhod. Pinaparisa ng plain black na pang-itaas na damit ang kanyang suot. May hawak din siya na naglalaman ng pagkain. Inilapag niya yon sa bedside table ko at umupo sa couch na nasa loob ng aking kwarto. Hindi mo kailangan umiyak. Ani Bricks, kaya naman napatingin ako sa kanya. You'll get through this. You're strong. Anya. Magaling si Lennox sa pagpapaamo ng babae Claire. Ngayon ay hindi na niya ako tinatawag na ma'am. Mas mabuti ng ganon dahil mas matanda naman siya kaysa sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya ngayon at pinapakinggan ang mga sasabihin niya. Kapag napaamo na niya at nahulog na sa kanya, doon ka na niya paulit-ulit na sasaktan. Kapag iniwan na siya ay doon niya hahabulin. Ibinaling niya ang tingin sa akin. He play games. That's where he's good at. He clicked his tongue. Ito ang laro niya. Mas mabuti kung hindi ka mahulog sa mga patibong. Seryoso niyang sabi. Ngayon ko lang nakitang ganito kaseryoso ang aking driver dahil parati siyang nakangiti. Claire. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa mga nauna niyang babae. Nakita ko kung paano sila naghirap at nilaro sa kamay ni Lennox. Nakatitig lang ako sa kanya. May nakikita akong awa sa kanyang mga mata. Napasinghap ako bago tumango sa kanya. Kumain ka muna. Wala si Nanay Ria dahil may emergency raw at biglang umalis. Tumayo muli si Brick sa kanyang pagkakaupo sa couch at siya na ang nagkusa na kuhanin ang dinala niyang pagkain at inilapit sa akin. Bakit mo ginagawa ito? Sana makuha mo ang ibig kong sabihin. Pag-inform sa'yo tungkol kay Lennox. Anito habang inaayos ang bed table. Marahan akong tumango. Sa loob ng 5 buwan kong pagtatrabaho sa inyo ay tinuring na kitang nakababatang kapatid. Ngiti niyang saad. Hindi ko maiwasan magbagsak ng panibagong luha. Ayaw lang kitang masaktan. This is what I've been longing for life. A sibling. With Bricks ay naramdaman ko rin na may kapatid ako na maaaring matakbuhan sa oras na hindi ako magawang makomfort ng sarili kong mga magulang. Salamat. Maraming salamat. Tugon ko habang patuloy na umiiyak. Nagbago lang naman si Lennox dahil sa isang babae. Napatingin ako kay Bricks nang magsalita muli ito. Hinihintay ang magiging sagot niya. Tandaan mo ang pangalan na ito, Claire. Umayos ng upo si Bricks at mas lumapit sa akin.
Veronica Sambilla. Good morning, babe. 2 linggo na ang nakakalipas mula nung nagsimula ang kahibangan ni Lennox. My parents enlightened me what happened. They didn't neglect me at all. Lennox's parents threatened my father into leaking the downside of my father's company business. Even the personal past of my father into public, which will definitely ruin our names. Especially for those who have received a donations from him. They even mentioned that if we call a lawyer or submit a complaint to the police, in one click we will become a news flash. I'd rather not talk about the leverage they have against my father. My parents. Especially me that had no choice but to go with the flow for the sake of my family business. This is easy. I can handle this. Narito na naman siya sa harap ng aming bahay. Sinundo niya ako sa aming tahanan para sabay kaming pumasok sa eskwelahan at araw-araw niyang ginagawa yon. Kailan kaya ito mananawa? Nang tuluyan na akong makalabas sa bahay, ay nakita kong pinupunasan ni Bricks ang aming sasakyan. Nag-iwas ito ng tingin sa akin. Sapilitan akong naglakad palapit kay Lennox. Hinalikan niya muna ako sa pisngi bago ako pagbuksan ng pinto. Let me clarify things. I hate everything that already happened. Lalo na ito. Hindi lang ako makagawa ng kahit anong kilos dahil inaalala ko rin ang mga magulang ko. Nakapatong sa ulo ko ang kapayapaan ng kumpanya. Agad akong marahas na napapunas sa aking pisngi kung saan niya ako hinalikan. Nang makapasok na ako ay pumuwesto na siya sa kanyang seat at nagsimulang buksan ang engine ng sasakyan. Seatbelt. Anito. I just put it on. Kumusta ang weekends mo? Ngiting-ngiti niyang tanong habang ako ay nananatiling seryoso ang mukha. Because me, I'm doing great. Anito nang hindi ko siya sinagot. Nabalitaan kong nagpunta na naman siya sa bar noong Sabado ng gabi. May nag-message lang sa akin na misteryoso, kaya ko nalaman. Pero all in all ay wala naman akong pakialam sa kanya. Sigurado namang may nakalampungan na naman siya sa bar na pinuntahan niya, kaya ganoon na lang ang pandidiri ko sa kanya. Someone who is an addict to something won't be cured immediately in one session. Just like this boy. And so much intercourse to different people might cause something. I wonder if he ever think about that. Malamang sa malamang ay hindi. Hindi nga marunong makontento sa isa. Mukhang malabo talagang magbago ang isang ito. Maghihintay na lang ako ng karma niya. Nang mabuksan ang engine ng sasakyan at makalayo na sa aming bahay, ay binuksan niya ang radyo at nagpatuloy siya sa kanyang pagkanta. Hanggang sa makarating kami sa parking lot ng aming pinapasukan na eskwelahan. Gusto ko na lang tanggalin ang tenga ko habang nasa biyahe. Sa aming paglalakad papasok ay napapalingon sa amin ang ibang dumadaan at nagbubulungan pa kapag nalalagpasan na kami. Ang iba naman na nakakasalubong niya ay napapasabi sa kanya ng jackpot. Dahil alam siguro nila na wala pa akong nagiging nobyo dahil wala naman sa isipan ko yon. Hindi kagaya ng mokong na ito na gabi-gabi ay may bagong nagagalaw. Hinatid niya ako sa aming classroom. Nakita ko naman ang kaibigan ko na nakasandal sa tapat ng pintuan habang nakakrus ang mga braso na mainit ang tingin kay Lennox na tila tinutunaw niya ito habang si Lennox naman ay walang pakialam sa titig nito. I'll pick you up once the class is over. Muli ako nitong hinalikan sa pisngi na pinunasan ko ng marahas. Mabilis ko siyang tinulak. Naalarma din si Sandra kaya maging siya ay tinulak din si Lennox. Hindi pa ba sapat na pailalim kang tumira at pati pag-chancing sa kaibigan ko ay kasama sa kagaguhan mo? Galit na tanong na salubong ni Sandra. Hinawakan ko naman sa balikat ang kaibigan ko para kumalma ito. Hindi chancing yon. May karapatan ako dahil sinagot na niya ako. Nakita ko ang malawak ng ngiti ni Lennox. Kung sa karamihan ay nakakakilig ang ngiting yon, sa akin ay nakakakilabot yon. I did not. Maiksi kong tugon. Can we please stop being immature and act like a grown-up? Ani Lennox. Wow naman. Ang kapal ng mukha. Bulyaw ni Sandra kay Lennox bago ito tuluyang umalis. Napapatingin sa amin ang ibang dumadaan. Kumakawala pa si Sandra sa aking pagkakahawak sa kanya dahil gusto niyang sugurin at sabunutan ang lalaking yon. Nang tuluyan kong mapakalma ang kaibigan ko ay pumasok na kami sa loob ng room dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang klase.
Pagpasok namin ay nakita ko ang ilan naming kaklase na nakatingin sa amin. Hindi na lang namin pinagtuunan ng pansin ang kanilang malisyosong mga tingin at pumuwesto sa pinakahuling upuan. Claire, hindi ko maintindihan kung bakit pumapayag ka na ganyanin ng manyak na yon. Tingnan mo nang dahil sa kanya ay palihim kang kinukutya ng karamihan. Inis na sabi ni Sandra at umira pa na tila hinihinaan ang boses dahil baka marinig ng iba naming kaklase. Lokong Lennox yan. Pag nagkataon at kami lang dalawa. Makikita niyan. Hahampasin ko ng martilyo sa ulo yan. O kaya sasaksakin ko ng kutsilyo. Swerte nung gago. Wala ka pang nagiging jawa. Tapos siya, ay nako. Gigil niyang saad. Pinanggigigilan niya ang kanyang hawak na handkerchief. Naalala mo ba ang mga kinuwento ko sa'yo tungkol sa mga sinabi ni Briggs? Tulala kong sabi. Naikwento ko na rin sa kanya ang mga karagdagang impormasyon na sinabi ni Briggs noong nakaraang linggo. Kapal ng mukha. Mas matigas at makapal pa sa pader. Gigil na naman niyang saad. I'm just doing this for the sake of our company. As well as our name's reputation. Mahina kong tugon kay Sandra. She immediately gave me a hug which made me a little teary. Huminto lang kami sa drama ng tuluyan nangang dumating ang aming prof. Dalawang buwan na ang nakakalipas at patuloy si Lennox sa kanyang ginagawa na paghatid sa akin sa eskwelahan. Maging ang pagsundo sa akin mula sa aming tahanan. Isama na rin ang pagdalaw niya sa akin tuwing weekends at ang panghaharana niya sa akin. But still, nothing has changed of how I see and feel for him. Minsan na lang din kami magkita ni Briggs at yon ay kapag nakauwi na ako galing sa eskwelahan. Hindi na rin namin magawang makapagkwentuhan gaya ng dati. Dahil kapag nasa bahay si Lennox ay umiiwas si Briggs at hindi hinahayaan na magkita sila ng kanyang dating matalik na kaibigan. Todo iwas na si Briggs at hindi ko malaman kung bakit. Siguro ay ayaw na niya talaga sa dati niyang matalik na kaibigan at kinamumuhian na ito. Sa ngayon ay si Ma'am at Dad na lang ang isineservice ni Briggs at hindi na ako. Para tuloy akong nawalan ng kapatid. Mukhang ipinagkakait talaga sa akin ang sumaya at makaramdam ng totoong pagmamahal. Palabas na kami ng kaibigan kong si Sandra ng eskwelahan dahil uwian na. Nagtaka ako nang walang makitang kotse ni Lennox na nakaabang sa usual spot niya kapag lalabas na ako. Wait. Why am I expecting? O tamo yung gago na yan. 2 months pa lang ang nakakalipas ay pinagsawaan ka na. Ang sarap basagin ng mukha. Inis na bulyaw ni Sandra. Napatingin tuloy sa amin ang iba pang mga estudyante. Pansin kong palaging may mura ang mga salita ni Sandra tuwing pag-uusapan namin si Lennox. Sumabay ka na sa akin. Halika na. Hinatak ako ng aking kaibigan palapit sa kanyang kotse. Nanatili ang aking mata sa nakaligta ang pwesto ni Lennox kapag naghihintay sa akin. Kuya Jobert. Siya muna ang ihahatid natin. Utos niya sa kanyang formal driver. Nasa mid-40 na ata ang edad ng kanyang formal driver. Yes ma'am. Sagot naman ng kanyang driver. Kinapa ko ang aking cellphone sa aking bulsa at hindi naman ako nabigo na makapayon. Kinuha ko yon at binuksan. Naghihintay na may mag-chat o text man lang pero wala. Kaya naman ibinalik ko na lamang sa loob ng bag ko ang cellphone. Muli ay bakit ba ako nag-expect kay Lennox? God. I shouldn't feel attached to his actions. If I do, there will be consequences. Ilang minuto lang ang lumipas at narating naman na namin ang aming destinasyon. Nagulat ako nang bumaba rin si Sandra noong bumaba na ako para sana pumasok na sa aming bahay. Kinatok ni Sandra ang window glass ng kanyang driver. Agad naman bumaba yon. Nakatunghay lang ako sa bawat kilos ng aking kaibigan. Kuya, pakihintay na lang po ako sandali rito. Mabilis lang po ako. Malumanay na paalam ni Sandra sa kanyang driver. Kinalagkad naman niya ako papasok ng aming tahanan. Sandra, ano ba? Kumawala ako sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Tito, binitawan na niya ako sa kanyang pagkakahawak nang makarating kami sa loob ng bahay. Tito Marcelo, tawag niya sa aking ama. Narinig ko naman ang pagbukas ng pinto at iniluwa nito ang kabuuan ng aking ama. Sandra, kalmadong tawag pabalik ni Dad. Nagmano si Sandra kay Dad bago muling magsalita.
Tito, ibalik nyo na lang po ang driver nyong si Bricks kaysa sa assuming na boyfriend daw ng anak nyo. Hindi niya po sinundo ngayon si Claire at wala man lang paramdam. Lumingon sa akin si Sandra. Kanina pa po kami naghihintay sa school. Mag-iisang oras na. Paano na lang po kung hindi niya ako kasama? Baka may nangyari na pong masama kay Claire dahil sa buwisit niyang boyfriend. Kakalabas lang namin. Anong isang oras? Nanatiling tahimik si Dad at hindi umiimik. Hinarap ko ang kaibigan ko. Marahan akong umiling sa kanya. It will fall on deaf ears. Everything is for the sake of our names and company business. Mapapatay ko na yung Lennox na yan. Kailan ka ba titigilan yan? Nagtatatadyak niyang saad. Hindi ko binanggit kay Sandra ang tungkol sa threat dahil usaping pampamilya na yon. Claire. Narinig ko ang tinig ni Lennox. Mabilis kong nabaling ang tingin ko sa kanya. May emergency lang akong inasikaso. Pagdating ko kung saan ka naghihintay ay wala ka na ron. I tried calling you too but you're not responding. Tila nalulungkot niyang saad. Why didn't you contact me? You made me worried. Titig niya. Loko. Sinasadya mo kamo. Ani Sandra bago naglakad paalis. Sinadya niyang banggain sa balikat si Lennox bago tuluyang makaalis. Napatingin ako sa kinatatayuan ni Dad at wala na ito ron. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Lennox at ang paghalik niya sa aking tainga na nahaharangan ng aking buhok. Agad kong iniwas ang aking ulo sa kanyang ginawa. Nanatiling nakayakap sa aking baywang si Lennox. Kinikilabutan ako sa tuwing sasagi sa isip kong maraming babae na ang nagawa niya ng ganitong klase na bagay. Mabilis ko siyang itinulak para mapalayo sa akin. Hindi ko kayang tumagal sa lalaking gaya niya. Hindi ko kayang makita na tuluyang mabahidan ng kanyang karumihan ang aking sarili. Mabilis akong nagtatakbo paakyat ng aking kwarto at inilak ang pinto nito. Claire, huwag ka nang magalit. I somehow made it on time. Anito at narinig kong sumunod siya sa akin. Ilang sandali pa ay narinig ko na pinipilit niyang buksan ang doorknob ng aking pinto. Made it on time. Hindi ako sumagot o umimik man lang bagkus ay idinukdok ko na lamang ang aking mukha sa aking unan at doon nagpawala ng sunod-sunod na bagsak ng aking luha. Gusto ko lang naman mamuhay ng normal kagaya ng iba. Magmahal ng taong gusto mo talaga na hindi pinipilit. Malaya na ginagawa ang mga kagustuhan nila sa maraming bagay. Bakit sila? Nagagawa nila. Bakit ako hindi? Bakit ganito? Parang ipinagkakait sa akin ang minimiti kong malaya at masayang buhay. This is so unfair. Life is so unfair. Marcelo's POV. I'm a man but nowadays I've been questioning my fatherhood due to recent happenings. Palagi lang akong nakakulong sa sarili kong kwarto na tila teenager na hindi nasunod ang layaw. At ngayon ay na-realized kong hindi ako mabuting role model bilang isang ama. I let my daughter carry the burden that I should be the one holding and carrying. I let my family suffer from my own wrong makings. Wala akong magawa sa mga nangyayari. Lahat ng kakilala ko ay balimbing. They put their backs on me. They stabbed me behind my back. I didn't become the father that I swore to be. I am doubtful that I have become the husband that I promised to my wife be. She kept swearing and telling that I did everything I could. My best, ngunit alam kong hindi. Alam kong kulang na talagang hindi sumapat. Nangyari na nga ang kinatatakutan kong araw at yon ay ang bumalik ang karma. Hindi sa akin kung hindi sa anak kong babae. Noong una ay hindi ako naniniwala sa kasabihang yon at nagawa ko pang tawanan. Huli na nang nalaman ko ang kasabihan na yon. During my teenage years, I am not being proud of my past but I have to face them in order to move forward. I'm a womanizer. 3. 2 araw lang nagtatagal sa akin ang mga babae at nagpapalit na ako. Nang umabot ako ng 25 anyos ay may nakilala akong babae na nagbitaw at tumatak sa akin ang makahulugan ng mga salita niya. Nakilala ko ang isang babae sa isang bar. Nagkayayaan lang kaming magbabarkada nung gabing yon. At dahil sa sobrang kalasingan ko ay nabuwal ako sa isang table at nakarinig ako ng tilian. May tumulong sa akin na babae noon at inalalayan ako.
Nakita kong tinatahak namin ang hallway pero blurry ang paningin ko dala ng tama ng alak. Inalalayan niya akong tumayo at hindi ko alam kung saan niya ako dinala nung mga oras na yon. Ngunit naramdaman kong paghiga ko ay malambot ang binagsakan ko. Sa sobrang kalasingan ko ay mabibilis ang nangyari at napagtanto kong nagalaw ko na pala ang babaeng tumulong sa akin. Pagsapit ng umagay may katabi na akong babae na kumot lang ang nakasaplot sa buong katawan. Mabilis akong napatayo mula sa aking pagkakahiga sa iisang kama kasama siya habang binabalot ng isa pang kumot ang pangibaba ko namang parte. Sinabi ko kasi sa sarili ko kahit bago pa man mangyari yon ay magbabago na ako. Dahil nakakasawa na ang pambababae at wala rin naman akong napapala sa pagpapalit-palit. May mataas pa na posibilidad na mahawa ka ng nakamamatay na sakit. Nang nagsasaplot na ako ng mga damit na naiwan sa lapag ay narinig kong nagsalita ang babaeng naka one night stand ko. Luckily we used protection. Rinig kong sabi niya. Napalingon ako sa kanya habang patuloy na isinusukbit ang buttons ng aking pantalon. Ramdam ko pa rin ang bahagyang pagkahilo. Nakapagsuot na rin ako ng polo ko. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya at bumangon mula sa pagkakahiga. Nakaupo ito habang nakahawak sa kumot na bumabalot sa kanyang buong katawan. I'm sorry. I didn't mean. Kilala kita Marcelo. Maamo niyang tugon. Napalingon ako sa kanya na may gulat. Kailanman ay hindi ko binigay kahit kanino na naka one night stand ko ang totoo kong pangalan. You're so good at bed but still you broke my sister's heart really bad. Mababagal niyang tugon. Biglang nabago ang itsura niya. You were wrong to mess with my sister. Sa dami ng mga babaeng nakilala ko bawat araw at gabi. Minuto at oras ay hindi ko na alam kung sino sa kanila ang tinutukoy niya. Maging siya ay hindi ko rin naman kilala. Itinuloy ko na lamang ang pagsusuot ko ng belt. Ang masasabi ko lang sa'yo. Tumayo ito mula sa kanyang pagkakaupo. Nakita ko ang mukha niyang nasisinaga ng araw na nagmumula sa bintana. Hintayin mo. Hindi man sa'yo babalik ang karma ay sa ibang paraan. Anito at narinig ko ang kanyang nakakatakot na tawa. Sabihin na natin kung sakaling magkaroon ka ng anak. Ngiti niya ng nakakatakot at nagpatuloy humalakhak. She'll earn doubled heartbreak you did to different woman. Hindi ko patuluyang naiaayos ang sarili ko ay napilitan akong lisanin ang silid na yon dahil nakakatakot ang babaeng yon. Matapos ang ilang taon ay natagpuan ko ang minahal ko ng totoo at tinanggap ako sa kung sino at ano ako. Without pressuring me to become somebody else. Ngunit nahirapan ako bago ko siya nakuha at napaka-worthy ng naging paghihintay ko. Natagpuan ko ang tahimik at payapang matatawag kong tahanan. Nagbilang ako ng 4 na taon para sa babaeng mahal ko bago ko siya maabot at nagbunga ang aming pagmamahalan ng isang anak at babae ito. Pagkatapos noon ay hindi na nasundan pa si Claire. Ang araw na kinatatakutan ko ay dumating na. Doon ko naalala ang sinabi ng babaeng naka one night stand ko. Kaya simula pa noon ay todo ingat na ako sa kaisa-isahan kong anak. Ayoko man balikan at sinubukan ko man ibinaon na ito sa limot ay hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala kung sino ang babaeng yon. At nakatatak na sa isipan ko ang mga binitawan niyang salita. Ang hirap humarap sa realidad na ito na napapatunayan na nangyayari na ang binitawang mga kataga niya. Claire. Ang unika iha ko. Siya na ang nagdudusa ngayon sa mga kasalanang nagawa ko noon. In the first place, I shouldn't have done doing that because in the end, I came to realization na kapag hindi ka nagbago, walang makikinabang lalo na ikaw sa sarili mo. At panghabang buhay mong pagsisisihan ang mga maling nagawa mo. Pumasok na rin noon sa isip ko na mas pipiliin ko na lang na hindi magkaroon ng anak. Para hindi na rin danasin ng magiging anak ko ang malaking posibilidad na masaktan dahil sa pag-ibig. Ngunit kahit sariling kaisa-isahang batas ko at kagustuhan ko para sa sarili ko ay hindi ko napagbigyan dahil mas pinili kong magmahal. At nasuklian ng mas higit ang pagmamahal na binigay ko. Pangarap ni Maricar ang magkaroon ng anak kaya kahit takot ay nagbunga ang pagmamahalan namin. Maricar, forgive me for everything that I have done even before I met her. But I wouldn't forgive myself if my only daughter cannot pick the man she like. If she spend the rest of her lifetime with the man she doesn't even like. She doesn't even love. If she won't find the right man that she'll feel the real connections deep within their soul ay kasalanan ko yon.
I wouldn't be able to call myself a father kung sa simpleng bagay na ganon ay hindi ko kayang i-provide yung kalayaan para sa kanya. Maging dapat ako ang nagsasalba sa sarili kong kumpanya. Maagang napasa kay Claire na hindi naman nararapat. Sinubukan kong ibaon yon sa limot. Nawala for a while ngunit bumalik ngayon. Ngayon ko pinagsisisihan ang pangbababaing ginawa ko noon. Dahil ang nag-iisa kong anak na walang kasalanan ang nakakatamo ng karma na dapat ay sa akin mapunta, bumalik kung kailan huli na ang lahat. Ngayon ko pinagsisisihan kung kailan huli na ang lahat. Kung kailan hindi ko na maibabalik ang oras at kung kailan nangyari na at natapos na. Hindi ko itatangging iniiyakan ko ang sarili kong anak na babae dahil siya ang naiipit at wala akong magawa bilang ama para sagipin ang sarili kong anak. Puro na lang pagsisisi ang magagawa ko dahil hindi ko na maibabalik ang nakaraan. How am I able to call myself a father if I am not capable of risking everything for my daughter? Claire's POV. Lumipas ang 3 buwan at parating pumupunta si Lennox para dalawin ako. Dalhan ng bucket ng bulaklak at ang ilan pang ginagawa ng mga nanliligaw. Ngayon ay magkasama kami sa kanyang kotse at ipapasyal niya raw ako para hindi lang laging nasa bahay ako at para makabawi raw. Napagtatanto kong habang nagdadaan ang mga araw, linggo at buwan ay medyo napapalagay na ang loob ko kay Lennox. Hindi rin kasi nito nakakaligtaan ang mga ginagawa niya simula ng opisyal niyang panliligaw. Ganoon pa rin hanggang ngayon. We're here. Masaya niyang mungkahi habang nakatingin sa harap at suot niya ang malawak na ngiti. Tumambad sa akin ang isang magandang tanawin ng isang beach. Payapa at tanging anod sa dalampasigan lamang ang naglilikha ng tunog sa buong kapaligiran. Inilibot ko pa ang aking paningin at walang tao rito. Kay gandang tanawin dahil kita mo ang papalubog na araw. Mabilis akong napalabas mula sa aking kinaupuan sa loob ng kanyang kotse at napatakbo palapit sa tubig dagat na golden brown na buhangin. Naramdaman kong may humawak sa aking baywang at iniharap ako sa kanya. Isinandal niya ang kanyang noo sa aking noo habang nakapikit at nananatiling nakangiti pa rin. Napatitig ako sa kanyang mukha at muling naramdaman ang pagkabog ng aking dibdib. You loved it? Tanong niya habang ganoon pa rin ang pwesto niya. Dahan-dahan dumilat ang kanyang nakapikit na mata at nasisinagan ito ng liwanag ng papalubog na araw. Nakita ko ang maamo niyang mukha at ang makislap niyang mga mata. Mabilis kong inilayo ang magkadikit naming katawan dahil naririnig ko ang kabog ng dibdib ko. Natatakot akong baka maramdaman niya yon at ayokong tuluyang mahulog sa kanya dahil may natitira pa rin na dog sa akin. Inalis ko ang pagkakasandal ng aking noo sa kanyang noo at nakangiting tiningan ang agos ng tubig dagat at ang papalubog na araw. Napakagandang tanawin. Hindi nakakasawang ulit-uliting banggitin. Inilabas ko ang aking cellphone at sinimulang kuhanan ng litrato ang magandang sunset. Nagsimula rin akong kumuha ng video ng tanawin. Epal lang dahil biglang sumingit si Lennox nang maganda na ang pagvideo ko. Mabilis ko siyang hinawi at tumawa naman ito. Tinignan ko na ang mga kuha kong litrato at mga footage. Napakaganda talaga maliban sa pagsingit ni Lennox. Habang tinitingnan pa rin ay naramdaman ko ang bigla niyang paghalik sa aking pisngi na kinatalo ng puso ko. Mabilis akong napatingin sa kanya at nakita na naman na tinatangay ng hangin ang kanyang buhok at suot niya ang kanyang malawak na ngiti. God, I love you in every way possible. Hindi ko yun pinansin dahil para akong nakakaramdam ng paru-paro sa aking kalamnan sa kanyang sinabi. Inalis ko ang pagkakayakap niya sa aking bewang at inalis ang suot kong puting sapatos. Maging ang aking medyas pagkatapos ay naglakad sa papasalubong na tubig. Sumabay sa paglalakad ko papunta sa dagat ang pagbuga ng hangin na tila hinahawi ang aking buhok. Napatingin ako sa kinatatayuan ni Lennox at nakita siya ron habang nakakrus ang mga braso at malawak na nakangiti. Kay ganda niyang pagmasdan. Nasisinagan ng papalubog na araw ang kanyang maamong mukha. Naramdaman ko na naman ang pagkabog ng aking dibdib. Hindi ko alam ngunit napagtanto kong sumsenyas na ako sa kanya na lumapit siya sa akin. Tila nagulat naman siya at nawala sandali ang ngiti maging ang pagkakakrus ng kanyang braso. Hindi niya in-expect ang naging gestures ko. Maging ako rin naman ay nagulat sa ginawa ko. Tumalikod na ang ako at nagtampisaw sa tubig. What the hell am I doing? I muttered. Maya-maya pa ay naramdaman ko na may yumakap sa aking bewang at ang pagbaon ng mukha nito sa aking leeg.
dahilan para mapahinto ako sa ginagawa kong pagtatampisaw sa tubig. Kumakabog na naman ang dibdib ko. God, I love you. Rinig kong bulong niya sa tainga ko habang ganoon pa rin ang posisyon namin. You don't have to love me back. Just let me love you. Let me do what I love. Natahimik ako at palihim na napangiti. Yumuko ako sandali at naglagay ng tubig sa aking palad. Pagkatapos ay inihagis ko sa mukha na nasa aking leeg. Claire. Tawag nito at hindi ko na napigilan na matawa. Pagkatapos nun ay napagtanto kong nagbabasaan na kaming dalawa at tila masaya siya ngayon. Maging ako. Ramdam ko ang saya. Ang totong saya. Sana'y tama ang desisyon kong ito na ibigay at ipagkatiwala sa kanya ang tiwala ko. Ganun naman diba? Sumasaya tayo sa alam nating mali. Lumipas ang 4 na buwan at nababawasan na ang pagpunta-punta ni Lennox sa aming pamamahay. Maging ang panghaharana nito at ang mga nakagawiang ginagawa na pagsuyo sa akin gaya ng pagpapadala ng mga rosas at chocolate ay unti-unting nawawala. Ano? Tinigilan ka na ng mukong. Kasalukuyang humihigop ng soft drinks na nakalagay sa plastic si Sandra. Narito kami ngayon sa park dahil palagi lang akong nakakulong sa kwarto simula nang nagkakalabuan kami ni Lennox. Hindi ko alam pero. Napatingin sa akin ang kaibigan ko at napahinto pa sa kanyang paghigop sa inumin. Huwag mong sabihin na nahuhulog ka na. Ibinaba niya ang kanyang inumin maging ang tinapay na kanyang kinakain at salubong ang kilay na tumingin sa akin. Mukhang kinain ko rin ang mga salitang binitawan ko kay Lennox. Naglalaro lang siya, Claire. Gising. Nyugyug niya ako. Napapatingin pa sa amin ang ibang dumadaan din dito sa park. Sandra. Ako ang sinusuyo, hindi ikaw. Huwag kang makapagsalita ng ganyan na akala mo alam mo at kilalang kilala mo si Lennox. Sagot ko rin sa kanya. Sa nagdaang buwan kasi ay minsan na nga lang siyang pumunta sa bahay, ngunit lagi naman niya akong tinatawagan via video call at lagi rin akong ina-update. Lagi pa niya akong kinakantahan at hihintayin akong makatulog bago ibaba ang tawag. Wow. She says in disbelief. Wow, Claire. Tawa niya at napapailing. Have you forgot what you did to him in the gym? Nung may contest. Enough. Sigaw ko sa kanya. Napatingin na ang ibang dumadaan dito. God. Bakit ba kasi ngayon ay biglang ganito? Nakaka-confuse lang. What Lennox does currently? It leaves so much questions to me. What happened? Nagbago si Lennox all of a sudden. You're embarrassing me in front of everyone. You're embarrassing yourself as well. Anya at padabog na tinapon sa basurahan na katabi niya ang soft drinks na iniinom niya. Napailing na lang sa akin sa disappointment ang sarili kong kaibigan. Magkaroon ka naman ng kahihiyan, Claire. Habol niya. At binaliwala mo ang babala na sinabi sa'yo ni Briggs. Iwan ko sa'yo, Claire. Sige, magpakatanga ka. Inirapan ako nito at hindi na muling kinausap pa. Muli kong inalala ang mga sinabi ni Briggs ngunit hindi tinatanggap ng isip ko ang pagbabalik-alaala sa sinasabi ni Briggs. Dahil nang magkasama kami ni Lennox ay iba siya sa mga sinabi ni Briggs. Ramdam ko na totoo. Pero kung pagbabasehan ang ngayon. Pero ano ba? Mali ba ito? Mali itong ginawa at ginagawa ko. Naghihintay ako ng explanation niya kung bakit biglang ganito. Hindi naman mali yun. Marahas akong napailing at medyo tinuktok pa ang ulo ko. Mabilis naman akong pinigilan ni Sandra sa aking ginagawa. Hindi ko na maiwasan ang pagkawala ng aking luha nang yakapin ako ng kaibigan ko at may kasama pang paghagod ng aking likod. Tama na. Anya na tila pumiyok. Gusto lang naman kasi namin na ilayo ka sa ikasasakit mo. Pero anong magagawa namin kung unti-unti na niyang napupunan ang hinahanap mong pagmamahal? Mas lalo akong naiyak at napahagulgol sa kanyang balikat sa sinabi niya. Napansin ko naman na pinagtitinginan kami ng ilan pang mga dumadaan dito sa park. I'm sorry I was rude towards you. Hagulgol ko sa kanya. Claire, I am your friend. Your best friend. Iintindihin kita hanggang kaya ko. Pahabol niya pa na lalong kinaiyak ko. We're too exposed out here. Should we talk about this indoors? Tanong niya habang patuloy pa rin sa paghagod sa aking likod.
Masyado akong babalutin ng anxiety kung magkukulong tayo sa kwarto ko. Dahil bawat sulok ng silid ko ay nakikita ko ang sarili kong umiyak doon. Mas humigpit ang yakap sa akin ni Sandra. Tatagan mo lang ha. Huwag kang magpapatalo. Anya at mahigpit akong niyakap. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya pero isinaulo ko na lang yon. Kapag nalulungkot ka o hindi mapakali. One call away lang ako. Bumitaw na siya sa pagkakayakap. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at tumingin sa kanya. I'm always here. Nakakahiya na ako. I miss you, Claire. Anya. Nakita ko ang awa sa kanyang mata. Pagkatapos noon ay napagdesisyonan niyang maglibot-libot na lang kami sa park para mabawasan ang bigat sa loob ko na nararamdaman. Laking pasasalamat ko dahil napakaswerte ko kay Sandra. I found the best pal I longed for in life. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ko kung wala akong kaibigan na katulad niya. I'll do my best to figure out things on my own to continue. She got my back. She always do. Nagkalabuan kami ni Lennox nung nakaraan dahil sa lack of communication, ngunit naayos din naman at mabilis bumawi si Lennox. Tuluyan na ngang nahulog ang loob ko lalo sa mga ginagawa ni Lennox. Ang consistent na pagtawag, pagkanta sa akin, bago ako matulog. Pag-update sa kanyang pupuntahan. Ang araw-araw na pagpapadala ng bulaklak. Ang kanyang presensya. Ang lahat ng klase ng mga chocolate na ipinapadala niya sa akin linggo-linggo. At ang panghaharana sa akin kapag bumibisita sa aming tahanan. Nasanay na ako sa kanyang presensya. Nasanay na ako sa lagi niyang ginagawa. Base rin sa mga pinapakita at ginagawa ni Lennox ay mukhang nagbago na siya. Nainalis na niya ang lahat ng kanyang bisyo. Ngayong araw na ito ay ang ika-anim na buwan ng aming selebrasyon bilang magkarelasyon. Kada buwan ng aming selebrasyon ay sinusundo ako ni Lennox para ipasyal at kumain kami sa labas sa iba't ibang lugar para doon ipagdiwang ang mansari namin. Na isa rin sa mga karagdagang rason kung bakit tuluyang nahulog ang loob ko kay Lennox. Binaliwala ko ang mga binilin sa akin ni Bricks nang nag-usap kami dahil nakita kong parang binabago ni Lennox ang kanyang sarili. Everybody deserves a second chance. Especially those na ginagawa ang best to change. Ang bisyo niyang pagguyosi ay itinigil na niya. Iniwasan na rin niya ang kanyang mga kaibigan na hindi maganda ang dulot sa kanya. Maging ang kanyang pagiging manginginom ay natigil na rin. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na ibigay sa kanya ang aking tiwala na galing mismo sa akin at bukal sa aking loob. Palabas na ako ng aming bahay ngayon at laking pagtataka ko nang walang kotse at nakatayong Lennox ang narito. He's supposed to be here. Napag-usapan na namin na ngayong oras ito. Tumunog ang aking cellphone indikasyon na may nag-text. Agad kong kinuha yon at binuksan. Isang mensaheng mula kay Lennox. I can't pick you up. Punta ka rito sa bahay, babe. Itinago ko na ang aking cellphone. Nakapagtataka naman dahil ngayon lang nangyari na ako ang mag-adjust para sa kanya. Dahil laging siya ang gumagawa ng paraan para magkita kami. Binaliwala ko na lamang ang aking naisip at pumunta na lang sa bahay nila Lennox. Mas pinili kong mag-commute na lang. Baka naisip ni Lennox na i-surprise ako at gawin yon sa kanilang bahay. O kaya naman ay nagluto siya ng paborito kong mga pagkain at naghanda ron para pagkarating ko ay masaya na lang kaming kakain na magkasama habang kumukuha ng mga litrato. I'm overthinking things too much. Sita ko sa sarili ko. Bitbit ko rin ang isang babasagin at maliit na jar na naglalaman ng aking mga mensahe para sa kanya. Ibibigay ko ito sa kanya bilang regalo. I can't think of anything na pwede kong ibigay kaya ito na lang. Karamihan daw kasi sa mga lalaki ay mas na-appreciate kung sariling effort ng kanilang girlfriend ang ibibigay. Kaya naman pinaglaanan ko ng oras ang paggawa nito. Hope he likes it. Tuwang-tuwa pa ako sa mga thoughts na pumasok sa isip ko hanggang sa makarating na ako sa gate ng kanilang bahay at suot ko ang malawak na ngiti sa aking labi. Pinindot ko na ang doorbell at naghintay ng ilang minuto ngunit walang lumalabas para magbukas ng pinto. Tita, tawag kong sigaw mula sa kinatatayuan ko. Nagbabaka sakaling narito ang ina ni Lennox at nagtake ng day off. Nagdoorbell muli ako at naghintay na naman ng ilang minuto. Tirik ang araw kaya masakit sa balat. Lennox.
Sigaw kong muli nang wala pa rin sumasagot sa akin para pagbuksan ako. Hindi na ako nakatiis pa at nagkusa na akong pumasok sa bahay nila. Kinalikot ko na ang gate dahil wala man lang nagbubukas sa akin at mainit dito sa labas. May karapatan naman akong gawin yon, hindi ba? Dahil girlfriend naman ako ni Lennox. Dire-diretso akong naglakad hanggang maabot ko ang pinakapintuan ng kanilang bahay. Kinapa ko ang babasagi na jar na regalo ko kay Lennox at hinawakan na lamang yon sa aking kamay para mabilis ko itong mabigay sa kanya. Pinihit ko ang door knob at naramdaman na hindi nakalak ang pinto kaya naman binuksan ko yon. Naglakad ako papasok at nakitang nagkalat ang damit ni Lennox sa kanilang living room kaya naman dinampot ko yon isa-isa at inilagay sa isang pwesto. Maging ang kanyang underwear ay nakakalat. Napakabalahura talagang lalaki. Lennox. Tawag ko sa kanya. Inilibot ko ang paningin ko sa bahay nila. Tila malungkot na tahanan ito dahil walang ingay at walang masyadong kulay. Babe. Tawag ko. Nagpunta ako sa kanilang kitchen at nagbabaka sakaling naroon siya at nagluluto. Ngunit wala. Inaasahan ko rin na may disenyo man lang dito, indikasyon na may sorpresa siya sa akin, ngunit wala. Naglakad ako pabalik ng living room at umupo sa sofa. Nasaan kaya si Lennox? I took my phone out and tried to dial his phone. Not reachable. What the hell? Gulong ko nang di ito makontak at ibinaba ang phone ko. Pagbaba ko ay siya namang napansin ko ang pinto sa harap ko. Natanaw kong bahagyang nakabukas ang kanyang kwarto kaya naman naisip ko na baka na doon siya. Baka natutulog o kaya ay naliligo kaya hindi ako naririnig. Hinawakan ko ng mahigpit ang babasagi na jar at naglakad palapit sa kanyang kwarto. Tinulak ko ang pinto para tuluyan kong makita ang loob nito. Sa pagkabigla ko ay nabitawan ko ang babasagi na jar na naglikha ng malakas na tunog. Nabasag ito sa sahig. Mabilis na patingin sa pwesto ko si Lennox at tila nagulat sa narinig na pagkabasag. Nakita ko ang isang babae na tanging undergarments lang ang nagsilbing nakasaplot sa buo niyang katawan. Habang nagkalat sa loob ng kwarto ang ilang nahubad na damit ng babae. Nakita kong nakakagat pa sa kanyang dali ang babae habang nakapatong siya sa ibabaw ni Lennox. At si Lennox naman ay parang lantang gulay na nakahilata sa kanyang kama. Oh my God! Basag boses kong tugon at mabilis bumagsak ang luha ko. Sunod-sunod ito habang napapailing ako at nananatiling nakatitig sa dalawang taksil. Hindi na kinaya ng sikmura ko ang nasaksihan ko at mabilis na nagtatakbo palabas ng bahay na yon. It was her. Wasn't it? Veronica. His ex. Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Lennox at tila napasigaw na parang may iniinda, ngunit hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa pagtakbo habang umiiyak. Naniwala akong nagbago na siya, pero bakit ganito? Ito ba yung doings niya nung nagkalabuan kami? That he haven't changed at talagang niloko na naman ako. Nakumpleto ba siya sa ginawa niyang pangloloko? Ginagawa niya pa rin ba ito sa loob ng 6 na buwan na aming relasyon? Binigay ko naman lahat ng oras ko. Anong kulang? May mali ba sa akin? Pinagmukha niya akong gago. Nadapa ako mula sa aking pagtakbo. Ni hindi ko man lang ininda ang pagsadsad ng aking tuhod sa magaspang na sahig. Tuluyan na akong napahagulgol sa aking binagsakan. I should listen to Bricks and to Sandra. God. Malakas kong sigaw habang umiiyak pa rin. Bakit naman ganito yung regalo mo sa akin, Lennox? Pumiyok pa ako at napayakap na lamang sa aking sarili. I thought you loved me in every ways possible. Pag-iyak ko. Ito ba yung pagmamahal? Habol ko. Lahat naman ang tama ginawa ko. This is the risk that I'm afraid to take. Nagmahal lang naman ako, pero bakit? Bakit ganito? Bakit ganito kalupit? Ilang buwan ang nakakalipas? Claire. Isang buwan ka nang absent at hindi pumapasok sa school. Ano ba? Rinig kong marahas na pagkatok niya sa pinto. You're about to be dropped out. Rinig ko ang marahas na pagpipilit na buksan ang handle ng pinto. I can't contact you. What the hell's going on? Sigaw niya. Please open up the door naman. Leave me alone. Matamlay kong tugon. I just did that and look what happened. She halted. Claire. Natanggal ka na sa dance lister.
Please leave. Halos pabulong kong saad. I don't want to, okay? She heaved a heavy sigh. I'm not leaving. I'm not going anywhere. Nahinto ang pagkalag sa pinto ng kwarto ko. What's going on? Malumanay na tanong ni Sandra sa akin. Nananatili siyang naroon sa labas ng kwarto ko. Wala akong lakas para tumayo mula rito sa kinalalagyan ko. I didn't bother to answer her. Narinig ko na naman ang paghugot nito ng malalim na buntong hininga. Okay. You don't want to talk about it. Anya. I'll be back. Tura niya at narinig ko ang footsteps niya papalayo. Manang. Nasaan ang susi sa pinto na ito? Biglang galit niyang sigaw habang papalayo ang boses. Maya-maya lang ay narinig ko ang malakas na pagbagsak ng aking pinto. God finally. Anya nang mabuksan ang pinto. It seems that you abandoned school. Marahas na bumukas ang pinto ng aking kwarto at iniluwa nito ang kaibigan kong si Sandra na galit na galit. May hawak siya ng mga papel at doon nakatuon ang tingin. Kulang na lang ay umusok na ang kanyang ilong sa sobrang galit. Hindi kita matawagan. Hindi ka rin makausap nila tito at hindi ka. Napatigil siya sa kanyang sasabihin nang magsalita ako. He's gone. Utal kong sabi. Tila nawala ang galit sa kanyang mukha nang dumapo sa akin ang kanyang tingin. Akala mo ay iiyak na siya nang dumapo nang matagal ang titig niya sa akin. Bumagsak sa sahig ang hawak niyang mga papel kasunod ng kanyang pagluhod. Napatakip pa siya sa kanyang bibig. Habang ang mga kilay ay nangungunot, nakita ko ang mabilis na pagbagsak ng kanyang mga luha. What do you mean he's gone? Tanong niya at inalis ko ang tingin ko sa kanya at tumulala. He's gone. Ulit at bulong ko. Claire. Pumiyok pa ang aking kaibigan sa kanyang pagtawag sa akin. He's gone. He left. Tugon ko. Ano ito? Sipat niya sa katawan ko. Bakit ka nagkaganyan? Napahagulgol siya lalo. Sabi ko tawagan mo ako hindi ba? Utal niyang sabi. Claire. Tawag nito at naramdaman ko na hinawakan niya ako sa balikat ko. Claire, tumingin ka sa akin. Nakita ko ang maganda niyang imahe na tila umiiyak din. Suminghap ito. Hindi ba sabi ko? Hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil bumagsak na ang luha niya. Sunod-sunod ito at walang patid. Nakakunot pa ang mga noo at hindi maiwasan balutin ng emosyon habang ako'y blanko lang na nakatingin sa kanya. Claire naman. Inalis niya ang tingin sa akin at napatakip ng kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay. Claire. Kung hindi ka nagsalita at kumilos kanina sa pagkakaupo mo ay akalain kong patay ka na. Ano yan? Ano ito? Turo niya sa aking palapulsuhan na nakabenda. Claire, nakikita mo ba ang sarili mo? Sigaw niya. Anong ginawa mo sa sarili mo? Iyak niyang tanong. Basag ang boses. Ito ba yung espasyo na kailangan mo? Nakuha mo ba yung gusto mo? Sigaw niya sa akin. I did. Buong lakas kong sigaw. You did. Hindi makapaniwala niyang sagot. Basically don't. Because he won't allow me. Turo ko sa rosaryo na nakasabit sa bintana ko. Mabilis na patakip si Sandra sa kanyang bibig sa narinig sa akin. Just because of a boy. Sigaw niya. God naman Claire. Bulyaw na naman niya. I loved him. Titig ko kay Sandra. And I still do. Tuloy ko. The man that I decided to give my trust. Pilit akong tumawa, ngunit wala talaga. The first man that I love besides sa father ko. Napailing ako ng marahan. My first love broke my heart. Nanghihina kong saad. If you've just listened to me nung una pa lang. Kung papagalitan mo lang din ako. You better leave this room. You're just like everybody else. Binging-bingi na ako riyan. Sigaw ko. If they can't stop you then I will clear. Seryoso niyang titig sa akin. Because this is so meaningless. Napatingin ako sa kanya. You suffered enough. This has to end now. You're missing a lot of good things from your precious life. Titig niya sa akin habang may luhang tumutulo sa kanyang mata. Your parents.
hindi mo na inisip. Hindi na rin alam ng mga magulang mo kung ano ang gagawin sa'yo. You don't talk to them. They are worried. Burst out ni Sandra. Claire, mali ito. Iling niya sa akin. Sobrang mali. I hate to say it, but look how one person affected you and about to ruin your meaningful life. Anya, hindi dapat ginagawang mundo ang alam mong tao lang. Mahina niyang turan. Forgive me. Bulong ko. I am still here, but I can't forgive you if you can't forgive yourself. Marahan niyang iling. Napaiwas ako ng tingin. Claire, binago ka niya. Kailan ka bababalik? Umiiyak siyang humarap sa akin. Napagtanto kong pinupunasan ko ang mga luha niya. Bakit mo ginawa ito? Naramdaman ko ang nanginginig niyang kamay na marahang hinahawakan ang aking pisngi. Kailangan ko si Lennox. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa daliri kong pinupunasan ang luha niya. You don't. Iling niya ng marahan. Please, maawa ka sa sarili mo. Habol niyang saad. Sinubukan kong buksan ang mga palad ko at iharap ang likod ng aking kamay para makita ko ito. Bumabakat ang mga buto ko sa aking balat, indikasyon na malaki ang aking pinayat. At nakita ko na sobrang nipis ng aking palapulsuhan na binabalot ng benda. Nakita ko ang tuluyang pagluhod ni Sandra habang humahagulgol na hinahabol na ang hininga. Ako naman ay parang naubusan na ng luhang ilalabas mula sa aking katawan. Hindi na ikaw yan. Tignan mo ang sarili mo sa refleksyon mo. Ani Sandra. Bumalik ka na please. Hagulgol ni Sandra. Pinagmasdan ko ang dalawang likod ng aking kamay at nanginginig ang mga ito. Napalingon ako sa bintana ng aking kwarto at nakita ang may kalabuan na refleksyon ko ron. Sinubukan kong tumayo, ngunit muntik na akong mabuwal. Kaya naman umayos na lang ako ng upo sa aking kama at humarap na lang sa bintana kung saan makikita ko pa rin ang aking refleksyon. Nakita ko ang maitim at malalim na magang mata. Maputla na mukha at labi. Bakat na cheekbone na dati ay malaman. Mahabang leeg na dati hindi masyadong halata. Halos nakita ko ang pagbakat ng aking buto sa ilalim ng aking leeg. God. I missed my friend Claire. Bulong na iyak ni Sandra. It seemed that I suffered from a severe disease to lose weight this much. What the hell happened? 9 na buwan ang nakalipas. Matapos ang kahindik-hindik na panloloko sa akin ni Lennox, ay inalalayan ako ng aking matalik na kaibigan na si Sandra para tuluyan kong mahabol ang grades ko. I don't wanna see him nor talk to him. Everything that may relate to him. Napabayaan ko ang pag-aaral ko. Sarili ko. Lalong-lalo na ang mga taong totoong nagmamahal, nagmamalasakit, at nagpapahalaga sa akin dahil sa epekto ng ginawa sa akin ni Lennox. Mabuti na lang at hindi ako tinalikuran ng nag-iisa kong kaibigan. Patuloy akong naghihil mula sa aking first heartbreak. Hindi pa man ganoon kagaling, pero may improvement naman kahit papaano. Ewan ko lang kapag nakita kong muli si Lennox. Kasalukuyan kaming nasa loob ng kwarto ko ni Sandra at nagre-review para sa aming midterm exam. Ako'y nakapwesto sa aking kama at nakasandal sa headboard habang may hawak na reviewer. At si Sandra naman ay naroon sa couch at nagre-review rin. Claire. Natigil kaming dalawa sa ginagawa namin ni Sandra nang marinig at makilala ang boses na yon. Dali-daling lumabas ng kwarto ko si Sandra at sinundan ko siya. Nakita kong dumampot siya ng flower vase na nakadisplay sa aming living room. Oh my God! Sandra, hindi tayo mamamatay tao. Hinawakan ko siya sa balikat. Lokong Lennox na yan. Ang tigas ng mukha. Sige, halika rito. Pumasok kang loko ka. Sigaw ni Sandra sa pinto namin na gumagalaw-galaw na sumisimbolo na may nagpipilit pumasok. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa matapos ng panluloko mo. Bulyaw ni Sandra. Bricks! Sige, papasukin mo yan dito. Dudugo ang ulo niyan. Pilit kong pinipigilan ang kaibigan ko. Doon na bumukas ang pinto at itinambad nga nito si Lennox. God! Sigaw ko. Nakawala naman si Sandra sa pagpigil ko at dire-diretsong sinugod si Lennox. Sandra! Bulyaw ko sa kanya. Nakita kong may hawak na baril si Lennox.
Nagulat ako nang itutok ni Lennox sa sentido niya ang hawak na baril at ngumiti sa akin, bago pindutin ang trigger nito. No. Mabilis kong hinabol ang hininga ko at napatingin sa buong paligid. Nakita kong napatalon si Sandra sa kanyang pagkakaupo. Girl, ano ba yan? Bulyaw sa akin ni Sandra habang nakahawak pa sa kanyang dibdib. Nakita kong nagbabasa siya ng kanyang reviewer habang narito kaming dalawa sa aking kwarto. Napatalon ako sa kanya at napayakap. Anong ginagawa mo, girl? Hindi ako makahinga. Reklamo niya dahil mahigpit ang pagkakayakap ko. Thank goodness it was just a dream. Mabuti at hindi totoong nagpunta rito si Lennox dahil kung nagpunta rito yon ay paniguradong mangyayari ang nasa panaginip ko. Nahahampasin siya ni Sandra ng flower vase na mayroon kami dito sa bahay. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Nanaginip ka ba? Atakihin ako sa puso sa'yo. Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sandra. Ikiniwento ko naman sa kanya ang napanaginipan ko. God. Talaga nga palang mapapayakap ka sa akin. Anya. Pero kulang ang flower vase. Tila gigil niyang saad. Mag-review na nga lang tayo kaysa pag-usapan ang walang katuturan na tao. I mean. Anya at umira pagkatapos ay inilipat ang page ng kanyang reviewer. Itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa pagre-review kaysa nga aksayahin ko pa ang oras ko kakaisip sa malaking kasalanan na nagawa ko sa buong buhay ko. Ang papasukin si Lennox sa buhay ko. Pero bakit ko naman napanaginipan si Lennox gayong hindi ko naman na siya iniisip? Naipasa namin parehas ni Sandra ang aming midterm exam. Good thing sa akin ay almost perfect ang mga nakuha kong scores. God. Si Claire lang ang malakas. Ani Sandra. Hawak-hawak niya ang mga test papers ko at isa-isang pinapasadahan ng tingin ang mga yon. Na in love, na broken. Bumawi at higit sa lahat nag-glow up. Tinampal niya ng mahina ang aking baba dahilan para bahagya akong mapangiti. Tara, treat ko. Kain tayo. Hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis na niya akong hinatak kaya wala na akong iba pang nagawa kung hindi sumama sa kanya. Wala ba si Papi Bricks? Anya at sinisipat pa ang parking lot. Nakita ko naman ang kanyang kotse at paniguradong nasa loob na noon ang kanyang driver. Andyan naman si Kuya Jobert. Sabi ko sa kanya at hinatak na siya palapit sa sarili niyang sasakyan. Naalala ko naman ang aming huling pag-uusap ni Bricks bago siya mag-take ng kanyang one-month leave. Ma'am. Tawag ni Bricks. Weekends ngayon at magsha-shopping kami ni Sandra. Oh, Bricks. Ngiti kong bati pabalik sa kanya. Gusto ko po ulit magpasalamat sa pera. Napakalaking tulong po noon. Dagdagan pa po ang iba pang tulong pinansyal ni Sir Marcelo. Nakayuko niyang saad na tila binabalot ng hiya. Wala yon, Bricks. O siya, baka mag-ala dragon si Sandra kakahintay sa akin sa meeting place namin. Tara na. Sabi ko sa kanya. Ay, ma'am. Hindi ko po kayo maihahatid. Nagtaka naman ako sa kanya. Saka ko lang napansin na hindi nga niya suot ang uniforme niya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Kailangan po ng mag-aalaga kay nanay dahil na-discharge na po siya sa ospital. Ayaw na po ng iba kong nakakatandang kapatid kaya ako na lang po ang mag-aalaga. Dahil masyado pa pong bata ang natitirang mga kapatid ko na nasa kanilang puder. Paliwanag naman niya. Agad akong napatango sa kanya. Magkukommute na lang ako kung ganun. Ngiti kong sabi sa kanya. Tumango naman siya. Girl. Bulyaw sa akin ni Sandra dahilan para mabalik ako sa wisyo. Veronica Sombilla. Mahina kong banggit sa pangalan na yon. Muli kong naalala ang posisyon ng dalawang taksil nang abutan ko sila sa kanilang kataksilan. Gross. Out of nowhere lang ay biglang sumagi sa isip ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Hoy. Tulala ka na naman. Pinasadahan niya ang mukha ko ng kanyang palad. May naalala lang ako sa sinabi ni Bricks noon. Tila nangutitap ang kanyang mata nang marinig ang pangalan ng kanyang ultimate crush. Hindi pa rin pala niya pinapalitan sa kanyang crush list si Bricks. Tandaan mo nga yung pangalan na Veronica Sombilla. Sabi ko rito. Sino ba yung impakta na yon? Anito at umira pa tapos ay ipinag-cruise ang kanyang mga braso.
Mukhang hindi na naaalala ng kaibigan ko ang pangalan na yon na kasama sa hinatid na balita sa akin ni Brix. Basta tandaan mo. Sabi ko sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa mall at imbis na sa restaurant kami dumiretso, ay hinatak niya ako sa isang socialing coffee shop. Mabilis lang na nakapag-order kami at nakahanap ng pwesto. Busy sa pagkalikot si Sandra sa kanyang cellphone, kaya napagdesisyonan kong mag-cellphone na rin. Ilang sandali pa'y natatarantang tumayo si Sandra sa kanyang pagkakaupo at marahas na tumingin sa akin. Girl, dito ka muna. May pupuntahan lang ako. Mabilis lang, promise. Oh my God. Bakit kasi ngayon pa? Napaka-wrong timing. Anya, bago naglakad na may halong pagtakbo palabas ng coffee shop. Sandali, sama ako. Sigaw ko, ngunit kung sasama ako sa kanya, ay sino ang kukuha ng aming order? Nagdudot-dot na lang ako sa aking cellphone. Nagulat ako nang makitang may umupo sa harap ko. Nandilat ang mga mata ko kasabay ng paglunok ko sa sarili kong laway. Naramdaman ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Claire. Banggit niya sa pangalan ko dahilan para mas marinig ko ang pagkabog ng aking dibdib. Hindi ko mabanggit ang pangalan niya dahil naalala kong malaki ang kasalanan na nagawa niya sa akin. Second chance. Anito na nangungunot pa ang noo na tila iiyak na. Tama ang sinabi ni Brix. Babalik siya. Seriously? Hindi makapaniwala kong tanong. You cheated on me. Then the first word you're gonna say is second chance. Gusto mo ng second chance? Galit ako. Galit na galit ako sa kanya. I didn't cheat on you. This is a huge misunderstanding. Umalis ka na. Tinatagan ko ang aking sarili. Coffee for Miss Mendez and Miss Flores. Rinig kong announce ng nasa counter. Claire. Hindi ko na siya pinatuloy pa sa kanyang sasabihin bagkus ay tumayo at sinanyasan na sa akin ang kanyang hawak na mga kape. Ayoko nang marinig ang mga rason at paawa mo. Kung pwede lang ay umalis ka na. Medyo tumaas ang boses ko dahilan para mapatingin sa amin ang ilan pang customers na nasa loob ng coffee shop. Naglakad ako palapit sa counter para kuhanin ang mga kape namin ni Sandra. Thank you. Pilit ngiti kong pasasalamat sa staff. Nang makuha ko na at pabalik na ako ay nakita kong tila dismayadong tumayo si Lennox at bagsak ang balikat na nilisan ang pwesto ko. Nakahinga naman ako ng maluwag. He ruined my time. Kasabay ng pag-upo ko ang pagsulpot ni Sandra. Nakita ko yung mukong at hinampas ko nitong package. Ani Sandra na may hawak na malaking plastic bag pero klase ang datingan. Hindi ako agad nakareact sa sinabi niya. Did he talk to you? Did you two see each other? Napatitig ako kay Sandra at natagalan din bago makasagot. No. Napainom ako ng order kong kape. Talaga? Sure ka? Tanong niya at mabibilis akong napatango. Okay. Mahinang saad ni Sandra. Kaya ba kung magtatakbo ka kanina palabas ay para kang batang sabik na sabik dahil sa wakas ay dumating na ang order mo? Pagbago ko ng topic ng matahimik ang kapaligiran namin. Mabibilis naman na tango ang naging tugon niya. Mabuti naman at hindi na niya pinansin pa ang naging usapan patungkol kay Lennox. Umupo na siya sa kanyang pwesto at ipinatong ang package na sinasabi niya sa ibabaw ng lamesa. Hindi na niya naintay pang makauwi ng kanilang pamamahay at binuksan mismo sa coffee shop ang nakuha niyang padala. Narinig ko ang pigil niyang pagtili kaya napatingin sa amin ang ibang customer na narito rin sa loob. Claire, look. I'm so happy. Anya. Binigyan ko na lamang siya ng malawak na ngiti at hinayaan panggigilan ang kung ano mang bagay yon. Hindi ko na siya masyadong pinansin dahil sumagi na naman sa aking isip ang isang pangalan. Veronica. Makalipas ang isang taon. Nagpunta ako ng mall para magpasadya ng bracelet na may pangalan ni Sandra bilang regalo sa kanya dahil Pasko na bukas. Sinabi ko kasi sa kanya na samahan ako sandali at bibili lang ako ng ireregalo para kay Mami at Daddy. Pero hindi niya alam na siya ang binilhan ko ng regalo dahil ang regalo ko kila Mami ay na-order ko na at mamayang hapon pa i-deliver. Girl, akala ko na iwan ko na sa school ang pagiging designer ko. Hindi pa rin pala. Anito at napahawi pa ng kanyang buhok. Kain muna tayo. Hinatak ko na siya bago pa siya makapagreklamo.
Hoy, hindi ko dala ang card ko at 200 pesos lang ang cash ko. Bahala kang magbayad ha. Anito na tila inaayos ang bag na dala. Hindi ko na lang siya pinansin at humanap na ng aming pwesto. Hindi ko mabibigay sa kanya sa gabi ang aking regalo. Dahil nakagisna ng kanilang pamilya na kapag Pasko at bagong taon ay magkakasama. Umorder lang kami ng kaibigan ko ng aming lunch at inantay ko siyang matapos. Sumakto naman na nagpaalam siya sa akin na gagamit ng comfort room kaya kinuha ko yon na chance para ihanda ang aking regalo. Dinaig ko pa ang magpo-propose dahil kinakabahan ako. Nang makabalik na si Sandra ay nginitian ko ito ng malawak. Girl, nakakatakot yung ngiti mo. Sinabing wala nga akong pera. Anong ngiti yan? Napasnap pa siya sa kanyang daliri. Girl, hindi ako mangungutang. Irap ko sa kanya. Eh ano ba kasi? Tanong niya na napapakamot pa sa kanyang ulo. Walang pasabi kong inabot sa kanya ang singlaking palad na box na naglalaman ng aking regalo para sa kanya. Ano yan? Tila napataas ang kanyang boses dahil kinikilig. Napatingin tuloy sa amin ang ibang customers at napapabulong sa kasama nila. Lower your voice at wala tayo sa bahay. Bulong ko rito. Kita ko ang kislap sa kanyang mata habang hinahawakan ang box. Merry Christmas! Ngiti kong sabi sa kanya. Napatingin siya sa akin at tila nangingilid ang luha. Ang swerte ko talaga sa'yo. Anya at hindi naiwasan ang mabasag ang boses. Ako dapat ang nagsasabi nun. Hindi ako na-inform. Wala tuloy akong dala na tissue. Parang tanga naman kasi girl. Maarte niyang dinadampian ng kanyang hintuturo ang banda ng mata niya. May muta ka. Turo ko doon at mabilis siyang napayuko pagkatapos ay hinalungkat ang kanyang bag at naghanap ng salamin doon para makita ang muta na sinasabi ko. Agad akong natawa sa kanya. Yung regalo ko sa'yo hindi pa nakabalot. Ang advance mo naman kasi. Balak ko after Christmas ko na ibigay sa'yo. Anya matapos magtanggal ng muta. Tinawanan ko na lang siya. Nang makapagpahinga na kami ay umuwi na rin kami dahil tinawagan na siya ni tita at nandoon na daw ang ilan sa mga kamag-anak nila. Inaya naman niya akong sumabay na sa kanya sa pag-uwi at pumayag naman ako. Paulit-ulit siya ng pasasalamat dahil sa binigay ko sa kanyang regalo bago pa siya tuluyang umalis. Nang tuluyang nawala sa paningin ko ang kotse na kinapapalooban ni Sandra, ay nagdesisyon na akong pumasok na sa loob ng bahay. Nagulat ako nang makilala ko na naman ang pamilyar na postura ng bisita namin ngunit may changes sa kanyang katawan. Gaya ng una niyang akyat sa aming pamamahay, ay may dala na naman siyang isang buket ng bulaklak at ang unang-unang chocolate na ibinigay niya sa akin noong araw ng mga puso. Nabaling ang tingin sa akin ni Mami at Daddy nang marinig na sumara na ang pinto dahil tuluyan na akong nakapasok. Hindi mo ba talaga ako titigilan, Lennox? Ano bang? Makinig ka muna, anak. Sabat ni Daddy kaya agad akong nagtaka sa kanya. Kailan pa niya kinampihan ang lalaking nanakit sa akin? Nabilog na rin ba niya ang ulo mo, Dad? Pwes ako, hindi na mauulit yon. I've learned from my mistakes and I will never make it happen again. May diin kong saad. Binabalot ako ng put. Anak, please. Ani Mami kaya mas lalo akong nagtaka sa kanila. Mami, ikaw rin ba ay nabilog na nito ang ulo mo? Tila dismayado kong tanong. Nakita ko ang pagtayo ni Lennox sa kanyang kinaupuan. Bitbit ang bulaklak at chocolate. Nakita ko ang pamamayat ng kanyang katawan. Paghumpak ng kanyang mukha at ang maputla niyang labi. Ibang-iba siya nang nakita ko siya noon sa coffee shop sa itsura niya ngayon. Ngumiti siya sa akin na tila punong-puno siya ng lakas ngayon at iniaabot ang isang buket ng bulaklak na dala niya. Naalala ko ang araw na ginawa niya ito. Ganitong-ganito ang senaryo, ngunit nangayayat lang siya ngayon. Hindi ko kinuha ang bulaklak bagkus ay nagtapon ako ng tingin sa aking mga magulang. Naghihintay ng sasabihin. Kita ko ang lungkot sa kanilang mukha. Umalis ka na, Lennox. Turan ko rito nang hindi magsalita ang magulang ko. Lennox, sabi ko, umalis ka na. Sigaw ko nang hindi ito tuminag. Nang hindi tuminag si Lennox ay napilitan akong itulak siya para marating niya ang pinto. Nakita ko ang pagbagsak ng tuhod ni Lennox sa sahig nang patuloy ko siyang pinagtatabuyan. Claire,
Sigaw ni Dad sa pangalan ko at nakita kong tumakbo si Mami sa tabi ni Lennox upang sipatin ito at tanungin kung ayos lamang. Mas lalo akong naguguluhan. Nagulat ako nang marinig ko ang pag-iyak ni Lennox habang nanatiling hawak ang bucket ng bulaklak at ang malaking box ng chocolate. Bakit ganito? Sa loob-loob ko. Anak, tama na. Narinig ko rin ang pag-iyak ni Mami kaya napatitig ako sa kanya. Mas lumakas ang iyak ni Lennox na tila hirap na. Para rin dinudurog ang puso ko dahil kailanman ay hindi ko pa narinig na ganito si Lennox. Anong acting na naman ito, Lennox? Tanong ko sa kanya habang nakasaldak siya sa sahig at nakatalikod sa akin habang patuloy na umiiyak. Tama. Acting niya ito and I won't buy it. Second chance para ano? Lolokohin mo ulit ako. Hindi na ako papayag. Sigaw ko kay Lennox habang nakatalikod siya. Tatawag ako ng security guard kapag hindi ka pa umalis. Banta ko rito. Tama na, Claire. Rinig kong sigaw na naman ni Dad. Napalingon ako sa kanya at nakitang may luhang umaagos sa kanyang mata na kinataka ko. What is wrong with you two? He is diagnosed with liver and lung cancer. Bulyaw ni Dad. Napatingin ako kay Lennox na patuloy sa kanyang pag-iyak. Hindi ako nakapagsalita agad. Nagsisinungaling ka, Dad. Tingin ko sa kanya ng seryoso. Hindi magandang biro yan. Sigaw ko. Claire. Maniwala ka, anak. Umagos na naman ang panibagong luha kay Daddy. Napalingon ako kay Lennox na nakatalikod pa rin sa akin at huminto na sa lakas ng kanyang pag-iyak. Props lang yan para balikan kita. Hindi ba, Lennox? Utal kong tanong. Bad joke, Dad. Nakita kong naglakad si Mami palapit kay Dad at napayakap dito. Mahigpit yon at nagsisimula na rin siyang umiyak. Lennox. Hindi totoo yon, di ba? Utal kong tanong sa lalaking nakatalikod sa akin. Lumapit sa akin ang aking ama at nag-abot ng mga papeles. Pinasadahan ko ng tingin ang mga ito at nakita ang mga test result. Mula ito sa iba't ibang klase ng ospital at iisa lang ang sinasabing sakit. Lung and liver cancer. Both stage 3. Napanganga ako at napatulala. Nagsimula agad mag-unahan ang mga luha ko. Hindi totoo ito. Panaginip lang ito. Hindi. Mapait akong tumawa. Nananaginip lang ako. Hindi totoo ito. Tanong ko kay Daddy at iniangat ang hawak kong mga test results. Bumagsak na ang luhang pinipigilan ko. Hindi, Lennox. Kumonsulta ulit tayo. Claire. Tawag sa akin ni Lennox dahilan para mapahinto ako sa aking sasabihin. Nanatiling nakatalikod siya mula sa aking direksyon. Nakita ko ang kanyang pagtayo mula sa pagkakaupo sa sahig habang hawak pa rin ang bucket ng bulaklak at ang malaking box ng chocolate. Kumapit siya sa gilid bilang suporta sa kanyang pagtayo. Nakita ko ang pagpunas ng kanyang kamay sa kanyang luha kahit nakatalikod siya sa akin. Pagharap niya ay nakita ko ang namumula niyang mata dulot ng pag-iyak. Ngunit suot niya ang kanyang malawak na ngiti habang nakaharap sa akin. Dahilan para mamuo muli ang panibagong luha ko. I'm sorry. Bulong ko sa gitna ng pag-iyak ko. Inayos niya ang kanyang suot na polo habang nakangiti pa rin na tila walang iniindang sakit na cancer. Nang tuluyan na niyang maayos ang sarili ay humarap siya sa akin at naglakad palapit. Accept me again please before I go. Annie Lennox. Nagsisimula nang bumuhos ang emosyon ko. Kaya siya namayat. My last favor is to spend my remaining hours with you. Please Claire, I'm begging you to give me a second chance to prove myself to you. Hindi. Hindi totoong may sakit siya. Totoo nga. Tanong ko sa kanya. Nahihirapan akong huminga. Nakita ko si Lennox na nakangiti at tumatango. Paano niya pang nagagawang ngumiti? Kailan pa? Nabasag na ang boses ko at wala na akong makita dahil panay na lang ang bagsak ng luha ko. Tuluyan ko nang nabitawan ang mga papeles na inabot sa akin ni Daddy at muntik pa akong mapaluhod kung hindi lang ako niyakap ni Lennox. Nabitawan na niya ang bulaklak at ang malaking box ng chocolate. Nagsimula nang bumuhos ang walang patid kong luha na akala ko'y naubos na. Humagulgol na ako sa bising niya. Mahal na mahal ko si Lennox. Hindi naman nawala.
Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil sa takot na lokohin na naman niya ako. Isinaulo ko ang mga sinabi ni Bricks kaya hindi ko pinagkatiwalaan ang sarili kong nararamdaman. Naramdaman kong niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman kong iba ang kanyang yakap ngayon kaysa sa mga nauna niyang yakap. Ramdam ko ang pagmamahal, seguridad at sinseridad. O simula pa man ay ganun na pero pinipigilan ko lang i-appreciate. You'll be cured. You will live. Pinipigilan kong pumiyok ngunit nang tanggalin niya ang pagkakayakap ko sa kanya at nang hinarap ako at makita ang itsura niya ay tuluyan akong napahagulgol. Pinipilit niyang ngumiti kahit mabigat na ang sitwasyon. Pinunasan niya ang pisngi ko na nababasa ng luha. Breath. Anya dahil para akong hinihika sa paghahabol ko ng hininga dahil sa pag-iyak. Hindi pa ako patay. Anito at binigyan ako ng kanyang genuine na ngiti. Napapikit na lang ako ng mariin habang patuloy na tumatagas ang aking luha. Napasandal na ang aking noo sa kanyang noo. Mahal na mahal mo ako. Anya kaya naman sunod-sunod ang tango ko. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Hayaan mo akong itama ko lahat ng mali na nagawa ko. Maibalik ang nasirang tiwala mo para walang trust issue sa tamang taong mamahalin mo. Tagos sa puso ang mga salitang binibitawan niya. Para siyang nagbibilin na. Napailing ako sa huli niyang sinabi. Sa ngayon, sa akin ka muna hanggang may oras pa ako. Hayaan mong ayusin kita. Itrato ng tama. Nasuklian ang pagmamahal na binigay mo sa akin na hindi ko nagawa. Marahan niyang hinihimas ang aking pisngi. Napailing na naman ako. Lennox. Iyak kong sabi. I genuinely love you, Claire. Anya. Tiningnan ko ang kanyang mata at agad akong napahawak sa magkabila niyang pisngi at panibagong luha na naman ang bumagsak. Sincere siya ngayon. I really do. Anya pa. May paraan pa. Hindi ba, Dad? Ibinaling ko ang tingin ko kay Daddy. Hindi ito umimik. Hindi na rin ako magtatagal, Claire. Nanghihina na ang katawan ko. Annie Lennox. Hindi. Hindi pwede. Isa lang naman ang hiniling ko kay Tito at Tita. Mama at Papa, sabay na sabi ni Mami at Daddy. Nakita kong napangiti ng mas malawak si Lennox. Isa lang ang hiling ko sa kanila. Pinunasan niya ang luha ko. Titig na titig ako sa kanyang mukha. Na makasama ka sa huling araw ng Disyembre at ang mapanood natin ng magkasama ang fireworks display. Sinisipat niya ang kabuuan ng aking mukha habang pinipilit ng umiti. Para maganda ang alaala ko bago ako mawala. Bagsak ng bagsak ang aking luha. I will love you till death. Ngiti niyang saad. Napakaganda mo, Claire. Anya at ngumiti. Habang sinisipat muli ang kabuuan ng mukha ko. Hindi pwede. Nanginginig ang aking labi dulot ng matinding pag-iyak. Tahan na. Ani Lennox at marahan na pinupunasan ang aking pisngi. Tama na. Pahabol niya pa. Baby, I swear. I appreciate everything about you. Marahan niyang hinahawakan ang aking pisngi. Na-realize na niya ang worth ko. Stop. Let's just enjoy the remaining hours. Anito na mas nagpaiyak sa akin. Look at me, Claire. Look. Ipinilig niya ang aking ulo para iharap sa kanya. Marahan akong napapailing dahil hindi ko matanggap na sa ganito magtatapos ang aming istorya. Ayokong makita kang ganito dahil alam kong ganitong ganito ka noong 6 months sa rin natin. Tama na. Nakasunod ang paggalaw ng kanyang mukha habang umiling ako. Tarantado ka kasi eh. Sabi ko rito habang umiiyak. Narinig ko naman ang kanyang pagtawa at ang pagyakap muli niya sa akin. I'll pick you up bago magsimula ang fireworks display sa 31. Ngiti niyang sabi. Tila nag-flashback sa isip ko ang mga katagang sinasabi niya kapag hinahatid niya ako sa room. I'll pick you up once the school is over. Merry Christmas! Anya at nakangiting iniabot sa akin ang buket ng bulaklak maging ang box ng chocolate na unang-unang binigay niya sa akin at tumalikod na. Lennox. Hagulgol kong tawag sa kanya. Lumingon siya sa akin na suot ang napakaganda niyang ngiti. Lumapit ako sa kanya at sinalubong naman niya ako ng yakap. Muli akong napahagulgol. Halos hinahabol ko na ang aking hininga.
I'm leaving now, Claire. Anya na parang ayokong pakawalan siya sa pagkakayakap dahil hindi ko alam kung ito na ba ang huli. I love you, Claire. Anito at hinalikan ako sa noo pagkatapos ay tiningnan ako ng diretso sa mata habang marahan na tumatango. Kita ko ang lungkot sa mata niya. Naglakad na siya paalis habang ako'y nanatiling nakahawak sa kanyang kamay. Hindi ako bumibitaw dahil gusto kong sumama ngayon sa kanya kung saan siya pupunta. Lennox. Stay here for the night, please. Umiiyak kong pakiusap. Tumingin siya sa akin ng matagal bago ako yakapin at halikan sa noo. I want to but I respect your parents. Marahan niya akong hinalikan sa aking pisngi bago tumalikod. Tuluyan na siyang umalis sa aming pamamahay. Nakatingin lang ako sa kanyang dinaanan habang patuloy na binabaha ng luha ang aking pisngi. Napaiyak na lang ako at napasaldak sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng aking ina kaya naman sa kanya na ako umiyak. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon ay inalalayan ako ni Mami na maglakad para makarating sa aking kwarto. At ipinahinga ko ang aking katawan dahil nanghina ako sa bigla ang mga pangyayari. Lennox POV. Siguro nga matapos ng breakup namin ni Veronica ay may mga katangian na nagbago sa akin. Bagay na naging rason para masira ang buhay ko. Naghiganti sa iba't ibang babae na akala ko ay may mapapala ako. Let me bring you to the exact day before we broke up. Saturday night at exactly 6 p.m. I set up a dinner date at an exclusive and high-class restaurant due to my ex-girlfriend Veronica's request. Maluho si Veronica pero anong magagawa ko kung mahal ko yung tao? Nang gabing yon ay naghintay ako sa resto kung saan napag-usapan namin na magdi-dinner kami. Tinatad ko na rin siya ng messages but there's no sign of any response. I waited here for an hour which lead to 2 hours, 3 and so on. But there's no any presence of my girlfriend. Lumapit na sa akin ang isa sa crew at tinanong kung ready na raw ba akong mag-order. Siguro nakahalatang ang tagal ko narito ay wala pa rin ang hinihintay ko. Hindi naman ganito si Veronica. Bakit hindi niya man lang sinabing may biglaan pala siyang gagawin ngayong anniversary namin? O kahit katiting na update para ipaalam sa akin na hindi kami tuloy. Did she fell asleep? Kada oras ay nakatunghay ang mata ko sa transparent na glass window. Naghihintay sa pagdating ng girlfriend ko. I waited here until 10 in the evening. Ang oras ng pagsasara ng resto na yon. Ang sama lang. Hindi ako sinipot kung kailan third year anniversary namin. Napagdesisyonan ko na rin na umalis na sa restaurant na yon at hindi ko maiwasan ang balutin ng pagtataka. This is not normal. Nagstay lang ako sa loob ng kotse ko at hindi ko alam kung ilang oras akong tulala ron. Muli ko siyang tinawagan ngunit hindi niya talaga ito sinasagot. 12 na nga naman ang gabi. Panigurado'y natutulog na siya pero gusto ko siyang makita para maibigay sa kanya ang hinihiling niyang mamahaling klase ng kwintas na matagal na raw niyang gusto. Wala namang kaso sa akin na bilhan siya ng bilhan ng mga luho dahil kaya ko naman mag-provide. Napagdesisyonan kong pumunta sa kanilang mumunting bahay. Sinadya kong huminto sa medyo malayo ngunit tanaw pa rin ang kanilang pinto. Para hindi maglikha ng kahit anong ingay ng makina ng sasakyan ko na magiging dahilan para magising si Veronica. At hindi naman talaga ako dapat bababa ng kotse ko kung hindi ko lang natanaw na malaki ang siwang ng kanilang pinto ng bahay na kinataka ko. Delikado yon dahil nasa kalagitnaan na ng gabi. Tinanggap ko ang lahat ng katauhan ni Veronica na walang alinlangan dahil na ibabalik niya kahit papaano ang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. O talagang naging bulag lang ako. Moody, partygoer, may pagkatamad at maluho ang katangian ni Veronica. Minahal ko si Veronica sa mga katangian niyang yan. 12 pasado ng gabi. Nakabukas at hindi nakalak ang pinto. Madali ako na pumasok sa kanilang bahay at may nadampot akong bakal sa labas sa di kalayuan sa kanila. Baka mamaya ay may nakapasok na masamang loob. Narinig ko na may naglilikhang tunog sa kwarto kaya naging alerto ako. Mabilis kong tinahak ang kwarto at marahas na binuksan ang pinto nito habang nakahanda ang panghambalos ko. Mabilis kong nakapa ang light switch at binuksan ito. Tumambad sa akin ang dalawang pamilyar na mukha. Mga manloloko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nasuntok ko siya. Lennox, tumigil ka. Awat sa akin ng girlfriend ko at kinuha niya ang hawak kong bakal.
Pero Veronica, Lennox, tama na. Tapusin na natin ito. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at parang binagsakan ng langit sa narinig ko. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Habol niya. Veronica. Napalunok ako sa sarili kong laway. It was just your money. So stop. Pasigaw niyang sabi. Nakita kong napapunas sa labi niya ang lalaking nasuntok ko sa pisngi. Si Bricks. Si Bricks talaga ang mahal ko. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Sa dami ng lalaki. Bakit matalik na kaibigan ko pa? Hindi ko na napigilan ang pagbagsak ng aking luha. 3 taon. 3 taon mo akong niloko. May pait kong tanong. Pare. Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Gigil kong dinuro sa mukha si Bricks. Ang matalik kong kaibigan. Ilang buwan itong panluloko mo sa akin, Veronica. Hinarap ko ang babaeng pinandidirihan ko na ngayon. Gusto kong malaman. Mali. Maling minahal ko ang gaya niya kahit simula pa lang ay alam ko ng ganito. Kahit nakita ko na ang mga bagay na hadlang talaga para gustuhin ko siya. Sadyang tanga lang ako dahil hinayaan ko na magkaganito. We're making our own decisions. It's really up to us what to choose among the choices we have. To the decisions we make. Ilan? Hindi ko na naiwasan ang pagsigaw. 2 taon. Utal na sagot sa akin ni Veronica. Mapait akong napatawa. God Bricks. 2 taon. Napapakuyom ang kamao ko. 2 taon. Napapailing ako. Bagay na bagay kayo. Pinagsalitan ko sila ng tingin. Walang silbing luho. Hindi ko na binigay pa sa kanya. Itatapon ko na lang ito. Yon ang huli naming pag-uusap ni Veronica maging ng matalik kong kaibigan. Pinutol ko lahat ng connection ko sa 2 yon. Matapos ng panlulokong ginawa sa akin ng 2 taong talaga namang tinuring kong importante sa buhay ko ay doon na nagsimula ang mga bisyo ko. Gabi-gabi na akong nagpupunta sa bar. Nakikipag-fling at minsan ay one-night stand. Iniisip na si Veronica pa rin ang kasama ko sa bawat gabing yon. Hindi madaling kalimutan ang 3 taon na relasyon. Ang taong minsan mong minahal. Maski pagyoyosi ay nakahiligan ko at gawing tubig ang alak. Maging manakit ng babae emotionally. Aaminin ko. Sa una ang sarap sa feeling na sila naman ang nakikitang umiiyak dahil nakikita ko ang sitwasyon ko sa kanila nang pinagsabay ako ni Veronica at ng matalik kong kaibigan. 2 taon yon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na si Bricks ang katalo ko sa isang babae. Ang cashier ko. Nandidiri ako. Nakakapandiri. Nagpatuloy lang ako sa mga nakagawian kong mga bisyo sa loob ng 2 taon at kalahati hanggang sa makilala ko si Claire. Something crossed my mind which made me realize that hurting and destroying other people won't benefit you. It does not make you a man. Doing revenge won't help to accept the things na tapos at nangyari na. If you're a guy and you seek revenge to a woman, you're not a man. You're just a stupid guy. That's the phrases I've been telling myself since then. Back to Claire na natipuhan ko lang nang dumaan sa hallway. Pasimple ko siyang kinuhanan ng litrato noon at ipinadampot sa mga SG officers. Pinagmukha kong set up ang pagdukot sa akin at nagpapiring pa ako ng mata sa mga SG officers. This time naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko sa 2nd pagkakataon. Simula pa lang ay wala akong balak na idagdag sa magiging babae ko si Claire. Lalo na nang nalaman kong ibang-iba siya sa mga common na babaeng nakasalamuha ko, lalong-lalo na kay Veronica. Lahat ng mga nakagawian kong ginagawa para mapaamo si Veronica sa akin ay ginawa ko kay Claire. Bilhan ng pinakamahal na bulaklak. Pinakamahal na chocolate. Maging ang pagsabotahe sa voting ay ginawa ko, ngunit sa talagang mali ako at ipinamukha niya sa akin yon. I love this woman. Parang sinampal ako ng katotohanan na. She's independent and can stand on her own. Muntik na nga akong mabalian ng mga buto sa daliri at itinapon pa niya sa dibdib ko ang cash prize na napanalunan niya. Hindi lang yon at nasampal din ako. Ramdam ko ang hapdi ng pisngi ko matapos niyang gawin yon, pero hindi ko itatanggi na hinanap-hanap ko yon. Sa dami ng babaeng sumampal sa akin, ay sa kanya ko lang naramdaman ang sakit na gusto kong maulit.
Siya na ang hinahanap kong tamang tao para sa akin. Nang matapos ang insidenteng yon ay naging mailap ako sa kanya para bigyan siya ng space dahil matindi ang galit niya sa akin. Nag-abang ako sa highway para makasakay ng jeep dahil nasa vulcanizing shop ang aking kotse dahil nabutas ito bago pa ako makarating ng school. Habang nakatayong mag-isa at nag-aabang ay hindi ako nakikipag-eye contact kahit kanino pero alam kong may mga kababaihan na napapalingon sa akin. Hindi ko nakasalanan kung masasagasaan sila sa kagagahan nila. Naramdaman ko ang pagpatak ng butil ng ulan sa parte ng aking katawan na hindi natatakpan ng uniform. Hindi ako nagdadala ng payong dahil lagi kong kasama ang kotse ko. Ilang sandali pa'y unti-unting bumagsak ang malakas na ulan. Pasimple pa akong tumitingin sa paligid ko para maghanap ng masisilungan. Ngunit wala at masyadong open ang kinatatayuan ko kaya naman hinayaan ko na lamang ang sarili kong mabasa. Nakikita ko pa ang ilan na nakatingin sa akin habang nagkikwentuhan at mamaya-maya'y tumatawa. Ninamnam ko ang buhos ng malakas na ulan hanggang sa maramdaman kong may sumukob ng kanyang payong sa akin. Nautal pa ako nang banggitin ko ang pangalan niya dahil hindi ko inaasahan na naghihintay rin siya ng jeep kagaya ko. Agad natuwa ang puso ko dahil kahit may galit sa puso niya ay nagmalasakit pa rin siya, kaya mas naging desidido akong mapasa akin siya. Naisip ko nga na bakit kaya ang tindi ng galit sa akin ng babaeng gusto ko. Eh bukod pala sa narinig ako nung nakipag-break ako through phone call ay driver niya si Bricks. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon at hindi ko na rin ipinaliwanag ang sarili ko kay Claire. Bagkus ay ipinakita ko na lang ang intensyon ko sa mga ginagawa ko. But sometimes, people that we used to trust most are the ones who tell others that you're a bad person. So they won't feel guilty about the things they've done. May time na nagtungo rin ako sa bar hindi dahil para uminom at kumita ng iba. Kundi dahil sa akin pinasuyo ni ma'am na kuhanin ang mga papeles na nakay Mr. Velasquez na kapartner niya sa kanilang international business. Dahil hectic ang schedule niya at patong-patong ang paperworks, kaya ako ang nautusan. May time rin na nagulat ako dahil ang papa mismo ni Claire ang lumapit at pumapayag na ligawan ko si Claire. Napagtanto ko ang sagot nang i-reveal ni ma'am ang sikreto niya na kinawindang ko. May isang beses pang na-late ako ng ilang minuto noong susunduin ko na si Claire. Dahil si ma'am ay may inutos na naman sa akin na bilhin dahil kailangan na raw. Pagdating ko sa parking na usual spot ni Claire kung saan siya laging naghihintay ay wala siya roon. Kaya naman naisip kong nakauwi na siya at nadatnan ko nga siya sa bahay nila. Nandoon pa ang kaibigan niyang napakatindi rin ng galit sa akin na hindi ko alam kung saan nagmumula. Ngunit mukhang nalason din ni Bricks ang utak niya. Araw-araw akong nagpupunta sa bahay nila para kuhanin ang tiwala niya. Dalawin siya, kantahan, bigyan ng mga bulaklak at chocolate. Ipinapasyal ko rin siya sa iba't ibang lugar dahil deserve niya na itrato ng tama. All she want is effort, quality time, and a consistent assuring man and loyalty. She's not materialistic which made me love her even more. Hanggang sa dumating ang buwan na nagkakalabuan kami dahil nakaramdam ako ng pananakit ng tagiliran ko at ang hirap sa aking paghinga. Kaya sinugod ako nila ma'am at dad sa ospital na naging dahilan para minsan na lang ako pumunta sa bahay nila Claire. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan at kada gabi ay tinatawagan ko siya. Kinakantahan bago siya matulog. 6 na buwan ng aming selebrasyon at dapat aalis ako at bibili ng mga gagamitin bilang pandisenyo para sa gagawin kong sorpresa kay Claire dito sa loob ng aming pamamahay. Nang biglang makaramdam ako ng pangingirot na naman ng aking tagiliran dahilan para mahirapan akong makatayo at makagalaw. Nagpatuloy ang pananakit noon na sinasabayan pa ng hirap ko sa paghinga kaya naman napahiga ako sa aking kama at doon namilipit sa sakit. Nagulat ako nang tumambad sa harap ko si Veronica na ex ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa bahay namin ngunit nakita kong naghuhubad ito sa harap ko dahilan para labanan ko ang sumasakit kong tagiliran at hatakin siya palabas ng pamamahay ko. Ngunit may ipinaamoy siya sa akin dahilan para manghina ang buong katawan ko. Hindi ko rin maramdaman ang sumasakit sa akin tagiliran ngayon. Miss Milanox. Rinig kong tanong niya. I envy her. I shouldn't have broken up with you. Rinig ko pang sabi niya. Oh God. Hindi ko masyadong nasaksihan ang mga pangyayari, ngunit nakita kong may hawak siyang cellphone at nagdudot-dot doon. Sinubukan kong tumayo, ngunit tinulak ako ng ex-girlfriend ko
at naramdaman ko ang pagkahilo ko nang bumagsak ako sa kama ko. Pagkatapos ay nakita kong nakapaibabaw na ito sa akin at tinanggal ang kanyang pangitaas na damit. "I miss your place," rinig kong sabi niya. "Veronica, umalis ka rito." Tugon ko sa kanya. Wala na akong interes sa kanya dahil napunta na ang lahat ng atensyon ko kay Claire. Pinilit kong manlaban ngunit malakas ang epekto sa akin ng pinaamoy niya kaya wala akong magawa. Kailangan kong isurpresa si Claire. God, what did she give to me? I don't feel so good. Napalingon ako nang marinig ko ang isang pagkabasag ng kung ano. Pinilit kong idilat ang mata ko at nakita si Claire na nakatayo at may basag na kung ano sa paanan niya at nagkalat na kung ano sa sahig. Claire. Tawag ko sa kanya ngunit nagtuloy siya sa pagtakbo paalis ng bahay namin. Sinubukan kong tumayo ngunit napasigaw ako sa sakit ng tagiliran ko. Magmuli ay pinilit kong tumayo ngunit pinipigilan ako ni Veronica. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at malakas kong tinabig ang pagkakahawak niya sa akin. "Veronica, payapa na ako. Ang kapal ng mukha mong manggulo. Hindi ba't sabi ko? Mas tumindi ang pagkirot ng aking tagiliran kaya hindi ko na natuloy ang sasabihin ko." Nakita kong mabilis na sinuot ni Veronica ang kanyang mga nahubad na damit at mabilis din na umalis sa harap ko. Napasigaw na lang ako sa sakit ng tagiliran ko. God. Matapos ng pangyayaring yon ay nakipag-break sa akin si Claire dahilan para mawalan ako ng gana. Nang nakipag-break siya sa akin ay nasa check-up ako ng mga oras na yon. Hinayaan ko lang na lumipas ang panahon at hindi ko na siya ginulo. Hindi dahil hindi ko mahal si Claire bagkus ay mas lumalala na ang sakit ko. Ayoko naman na babalikan ko siya na may sakit ako. Ayokong pagdusahin siya sa pag-aalaga sa akin, kaya naghintay ako ng ilang buwan. Akala ko ay gagaling ako pero hindi na pala dahil matindi na ang sakit ko. I'm craving for May Claire's touch. Her voice and her presence pero wala akong magawa dahil nasa ospital ako. She blocked my phone number including all of my social media accounts. Isang araw sinadya kong sundan si Claire at ang kanyang kaibigan. Pinasadya ko rin ang delivery package ng kanyang kaibigan para makuha ko ang chance na makausap si Claire. Para humingi ng pangalawang pagkakataon dahil kaunting panahon na lang ang itatagal ko. Sa pagkadismaya ay tinaboy niya lang ako at hindi rin pinakinggan ang side ko. Mukhang mas tumatatak sa kanyang utak na nagtaksil ako kahit hindi naman yon ang totoong nangyari. Hinayaan ko na lang ulit si Claire. Isang buwan nang makalipas ay unti-unti nangang nakikita ang changes sa aking katawan epekto ng sakit ko. Unti-unti na akong namamayat. Kahit hindi ko siya nakikita. Mas nadadagdagan ang nararamdaman ko dahil nasasabik ako sa kanya. I respect her that much. I love her that much. I won't force things na ayaw niya. Humingi na ako ng tulong sa papa ni Claire na makumbinsing balikan ako pero sinabi kong hanggat kaya ay huwag sabihin kay Claire ang sakit ko. Para sa natitira kong oras ay iayos ko ang hindi namin pagkakaintindihan. Nang una ay ayaw pa nilang maniwala na may sakit nga ako at sinabi ko na lang sa kanila na magpa-check up kami kasama sila. Nang malaman nilang totoo ay binalot sila ng awa. Ang ina naman ni Claire ay napayakap pa sa akin. Huling-hiling ko lang po tito at tita na makasama sa huling araw ng Disyembre si Claire. Agad silang pumayag dahil sabi rin nila na mahal pa rin ako ni Claire. Tila nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ipinaliwanag ko rin sa kanila na misunderstanding ang nangyari noong selebrasyon namin ng ika-anim na buwan. Mukhang naintindihan naman nila ako dahil naikwento rin nilang mag-asawa na bago nagtino si tito ay marami muna siyang naging babae. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Ang nireveal ni ma'am sa akin ay inamin ko rin kay tito na kapatid ni ma'am ang nagbitaw ng matatalim na salita noong teenage years ni tito. At si ma'am ang isa sa mga kabilang sa babae niya. Nang una'y nagulat pa siya. Maging ako ay nagulat ng ikwento ni ma'am sa akin yon. Pero mali si tito dahil hindi ako ang karma nila. Kaya pala nang una pa lang ay ganoon na ang tingin sa akin ng papa ni Claire pero nagbago naman ako at sineryoso si Claire. Nang araw na humarap ako kay Claire, ay hindi ko na napigilan pa na mapalakas ng pag-iyak dahil sa kanyang patuloy na pagtataboy sa akin. Hindi ko rin mabanggit sa kanya ang kalagayan ko dahil iniintindi ko rin kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang mararamdaman niya, kaya tanging malakas na iyak na lamang ang nagawa ko at pagsaldak sa sahig.
Hindi na napigilan pa ni Tito na manahimik kaya siya na ang nagkusa na magsabi sa kanyang anak. Hindi makapaniwala si Claire noong una pero kalaunan ay unti-unti niyang na-realize. Kaya bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig ay sinapo ko siya ng isang yakap na hindi ko na muling magagawa pa ng matagal. Ngayon na ang huling araw ng Disyembre at ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko. Nagpunta ako ngayon sa kanilang tahanan at binabalot na ng dilim ang kapaligiran. Tito, Tita. Malawak na ngiti kong sabi sa kanila nang makita ko sila pagpasok ko ng kanilang bahay. Tumayo sila at binigyan ako ng mainit na yakap. Sa huling pagkakataon. Pasensya na at nagduda ako sa'yo noong una mong akyat dito. Ngayon alam ko na naparehas tayong binago. Ang sarili natin dahil nakita na natin ang tamang babae para sa atin. Ani Tito at tinapik ako sa aking balikat. Mas lumawak ang ngiti ko sa aking narinig. Ayoko nang ibaling ang sisi kay Bricks dahil tapos at nangyari na. Ipinagpapasalamat ko lang ay nabigyan ako ng pagkakataon para itama ang mga bagay-bagay. Hindi pa po ako ang tama Tito pero ipapangako ko pong habang narito pa ako ay patuloy ko pong ipaparamdam na kamahal-mahal ang anak nyo. Sabi ko rito habang suot ang ngiti. Kay Claire ako kumukuha ng lakas kaya pinipilit kong lumaban. Hindi ko gagawing sumuko hanggat kaya. Agad akong napatitig sa magandang dilag na bumaba sa hagdan. Parang naging slow motion ang kanyang bawat pagkilos sa aking paningin at naramdaman na naman ang pagkabog ng aking dibdib. She looks so beautiful. Nang mag-angat siya ng tingin sa akin, ay nakita ko ang naluluha niyang mata kaya mabilis akong napalapit sa kanya, napahawak sa magkabila niyang pisngi. Sayang ang makeup. Huwag kang umiyak. Hinampas niya ako ng mahina kaya naman natawa ako sa kanya. Malalalim ang bawat paghugot ko ng hininga. You look so beautiful. Sabi ko sa kanya bago ko halikan ang kanyang noo. Napahawak naman siya sa magkabila kong pisngi at naramdaman na diniin niya pa ang pagkakahalik ko sa kanyang noo. Is this would be your? Hindi ko na siya pinatuloy sa kanyang sasabihin bagkus ay tinakpan ko ang kanyang bibig sa pamamagitan ng paglapat ng aking hintuturo sa kanyang labi. Napatingin ako sa direksyon ng kanyang mga magulang. I'll take care of your daughter tonight. Ngiti kong mungkahi sa kanila at mabilis silang napatango. Would you like to come with me? Todo ngiti kong tanong kay Claire. Binabalot ng luha ang kanyang mata. God. I thank you for giving me Claire. Ramdam na ramdam kong ayaw niya akong mawala, ngunit ito ang kapalaran ko at kailangan na lamang namin tanggapin yon dahil wala nang ibang paraan. Mabilis siyang napapatango sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Mabuti naman at hindi na kagaya ng dati na halos mabali na ang mga buto ko. Hinawakan ko na rin ang kanyang palad at muling nagpaalam sa kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. Lumabas na kami at gaya ng ginagawa ko sa kanya tuwing susunduin ko siya sa eskwelahan. At kapag papauwi na kami ay pinagbubuksan ko siya ng pinto ng aking sasakyan. Mamimiss kong gawin ito sa kanya. Pagpasok niya sa passenger seat ay hindi ko sinara agad ang pintuan bagkus ay tinitigan ko siya na sinisipat ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Kinakabisado ang bawat dulo ng kanyang kabuuan. Ang pagtitig ko sa kanyang magandang mukha na sa pagtagal ay hindi ko na magagawa. Ang pagmamahal niyang pinaramdam na hindi ko man lang nasuklian sa tamang paraan. Ang mismong siya na hindi ko na masisilayan pagkatapos ng gabing ito. Lennox. Tawag niya sa akin at bumagsak na naman ang panibagong luha niya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at marahan na dinampi ang labi ko sa kanya. That's our first kiss. Naramdaman kong kumapit sa leeg ko ang mga kamay niya at ayaw pakawalan ang magkadampi naming labi. Ang unang halik at ang huling araw na makakasama ko siya. Matapos ko siyang halikan ay muli kong sinipat ang kanyang magandang mukha at napangiti. Tara na. Yaya ko sa kanya habang suot ang aking ngiti. Umiling pa siya habang nanginginig ang kanyang labi. Wala siyang choice kung hindi sumama sa akin at magawa ko ang huli kong hiling na kasama siya. Pumasok na ako sa aking kotse at pumuwesto sa driver seat. Nang pagpasok ko ay nakatunghay ang kanyang mata, katawan at atensyon sa akin. I will miss this Pat. Alam ko ang ginagawa niya. Kinakabisado niya ang kabuuan ko. Baka mabuntis ako sa mainit mong tingin mahal ko. Pagbibiro ko sa kanya. Lennox naman. Anya at pumiyok pa.
Sandali kong itinabi sa gilid ng daan ang sasakyan at humarap sa kanya. I might be gone forever, but always remember that I love you from the very beginning. Nakita ko ang pagtango niya na sunod-sunod. No lies. Ilingko. Mukhang nasabi na ni Tito sa kanya ang mga detalye na hindi alam ni Claire, lalo na ang nangyari ng ika-anim na buwan ng aming dapat na selebrasyon. Titigan mo lang ako dahil kinikilig ako sa ginagawa mong yan. At mamimiss ko yan. Sabi ko bago buksan muli ang engine ng aking sasakyan. Ibinulong ko ang huling mga salita na sinadya ko para hindi niya marinig. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa na hindi ko na rin maririnig pa. Will you miss me, Claire? Habang nagmamaneho ako ay hindi ko mapigilan na maiyak dahil maiiwan ko ang babaeng tanging nagmahal sa akin ng totoo bukod sa aking ina. Bakit ba kasi binabad ko ang sarili ko sa Yossi at Alak? Pero anong magagawa ng pagsisisi ko? Ilang sandali pa ay narating na namin ang lugar kung saan mapapanood ang fireworks display. Magkahawak lang ang kamay namin ni Claire ngayon at parang ayokong matapos ang gabing ito. Claire. Tawag ko sa kanya at napatingin siya sa akin. Alisin mo na ang mga doubt sa loob mo na hindi kita minahal. Sabi ko sa kanya. Isang oras na lang at magsisimula na ang countdown. Mahal kita. Mahal na mahal at patuloy na mamahalin. Ngiti kong saad. Inangat ko ang magkahawak naming kamay at hinalikan ang kanya. Ang kanyang malambot na kamay na hindi ko na mahahawakan. Marahan kong hinimas ang kanyang magandang mukha. In the morning, you're the first thing I think of until dawn. You're my safe place and my biggest treasure. Kahit hindi ko kita dahil madilim ay alam kong naluluha siya. Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay kong nakadampi sa kanyang pisngi at nanginginig ito. Thank you for the best and unforgettable memory. You're my biggest adventure, Claire. She's my best baby. Start gaining your confidence because you are great. Wala ka pang nagagawa, proud na ako sa'yo. Ngiti kong sabi habang siya ay napasandal na sa aking dibdib at rinig ko ang bawat paghikbi niya. Sinimulan kong hagudin ang kanyang likod at sunod-sunod na binigyan siya ng halik sa nakasandal niyang ulo sa aking dibdib. I hate this. Huling yakap at halik. For this last chance, I will take care of you because having you again is a big blessing. Lennox, tama na. Humigpit ang yakap niya sa akin. Napangiti ako dahil ramdam kong ayaw niya akong pakawalan. God, why? Why does my time is about to come? Hindi mo ako minahal dahil sa pera. Mas gusto mo ang simpleng okasyon at tanging oras at effort ko lang ang gusto mo. Doon pa lang ay swerte na ako. Niyakap ko siya at nagsway na parang sinasayaw ko siya. Huling pagkakataon na maaari ko itong magawa. Ang pangarap kong pakasalan siya sa tamang edad ay hindi na matutupad. Can you smile for me? Sabi ko sa babaeng nakatago sa dibdib ko, please. Sabi ko sa kanya nang maramdaman na umiling siya. Kinapa ko ang aking bulsa at naramdaman ang maliit na box. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap at humarap sa akin. Nakita ko ang pilit niyang pagngiti. Pasimple kong inilabas ang singsing na nasa box habang hindi niya namamalayan. Yung totoo. Sabi ko sa kanya. Sinunod na lang niya ang sinabi ko at bumalik sa dibdib ko. Inalis ko ang pagkakayakap ng kanyang braso sa aking baywang at sinuot ang singsing na matagal ko nang itinago. I would like to propose but my time is. So I would like to give you this as a gift. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. May luha ngunit malawak na nakangiti. Take them off once you find your true love. Your smile is your best asset. It looks good on you. Wear that often. It suits you well. Hinimas ko ang kanyang ulo. Narinig ko na naman ang pag-iyak niya. For my case, it's so rare to find honest feelings but luckily I got May Claire. She has a pure heart. You're giving me butterflies, Claire, every time a wonderful smile flash across your lips. You're worth to love. With you I got everything I need. Umiiyak na naman ito. Enough, Claire. Look at me. Binaling ko ang kanyang mukha para humarap sa akin. Nahihirapan akong huminga. That's enough emotion for this year. Stop crying. Pagpapatigil ko sa kanya. Kaya ko sinasabi ang mga bagay na ito dahil gusto kong iparating kung gaano ka kahalaga
kamahal-mahal. Later, let's took some photo of us. Dahil hindi ako magsasawang kumuha ng litrato kasama ka. Ngiti kong saad. Nabanggit niya kasi dati na gusto niyang magkaroon kami ng Polaroid photo together at i-display niya yon sa wall ng kanyang kwarto. Para kapag namimiss niya ako ay titingin lang siya doon at mapapawi na ang kanyang lungkot. Tamang-tama dahil ngayon namin gagawin lahat yon. Gusto ko pa sanang kaming dalawa na magkasama ang gagawa nun ngunit parang hindi na ako abot. Last 10 seconds. Rinig kong sigaw dahil countdown na. Claire, malapit na. Tuwang-tuwa kong saad habang nakatingin sa bituin. Bumitaw na siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan na lamang ang aking kamay. 9. Pinipilit kong ipakita na masaya dahil ayokong sa huli ay makitang hindi satisfied ang babaeng mahal ko. Tingnan mo ang kalangitan, Claire. Ang ganda-ganda ng buwan. Masayang mungkahi ko habang nakaturo sa buwan. Just look at the biggest and brightest star when you miss me, Claire. That is me. Watching you from afar. 8. Papalapit na nang papalapit. Excited na ako. Sambit ko kahit kabaliktaran ang ibig kong pakahulugan sa sinabi ko. 7. Napatingin ako sa kanya. I love you. Sabi ko habang nakangiti. 6. I'm so blessed to have you back. I really am. Seryoso at titig na titig ako sa kanyang mata. 5. Do you love me too? Tanong ko sa huling pagkakataon. Gusto kong marinig mula sa sarili niyang labi ang mga salitang yon. 4. Nakatitig lang siya sa akin at hindi umiimik. Claire. Tawag ko sa kanya dahil hindi siya umiimik. 3. Hindi ko na hinintay pa ang sabihin niyang mga kataga dahil marapat na makontento na rin ako na pinagbigyan niya ako sa huling pagkakataon. I love you, Claire. Sigaw kong muli. 2. Napatitig ako sa maganda niyang imahe ngayong gabi. She's indeed a work of art. Each glimpse, every day and every hour. I love you in every way possible. Titig na titig ako sa kanyang mata. 1. Happy New Year! Rinig kong sigawan ng lahat. Nakita kong bumuka ang kanyang labi at may sinabing mga salita ngunit lumapit ako kay Claire at marahan na pinagdampi ang aming mga labi. She put her arms around my neck. I love you, Lennox. More than you know. Ano yon? May sinabi ka ba? Tanong ko at inilapit ang labi ko sa tainga niya para marinig niya ako. Marahan siyang umiling at kahit madilim ay nakita ko ang pagbagsak ng kanyang luha. Gusto kong punasan, ngunit sa nakikita ko ngayon ay tears of joy ang luha na yon. Sure. Ngiti kong tanong. Nakita ko naman ang kanyang pagtango. Happy New Year, Claire. Turan ko na tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nagawa ko ang huli kong hiling. Happy New Year. Rinig kong sagot niya. Nanatiling nakatingin ako sa itaas para panoorin ang firework display habang mahigpit na nakahawak ang kamay sa nag-iisang babaeng nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Sa huling pagkakataon ay humarap si Claire sa akin habang pilit na ipinapakita ang kanyang ngiti. Kita ko ang pagkunot ng kanyang noo, indikasyon na umiiyak siya. Napahawi tuloy ako sa kanyang buhok. Lennox, I will wait for you to come back in another life. Yon ang tanging sinabi ni Claire. Come back to me. Nabasag ang kanyang boses. Ngumiti ako habang tumatango sa kanya at muling hinalikan ang kanyang noo. Tuluyan na ngang bumagsak ang luha ko. I love you, my Claire. I will die peacefully loving her. Now I believe in the saying. One day you will meet someone who will make all the waiting seem worth it. I met her for a reason. For a big change. She's a wonderful woman. A big lesson that I'd forever treasure. I am so much grateful that she lets me in her life. She's my happy ending. When I finally meet death, I hope it feels like going home. Coming back to my Claire. Muli ay marami pong salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa aking channel. God bless you all.